Mr. Costas came to take money. Ah, all. Galing ah. Everybody daw. Needs money. Diba? Nag-okay natin. Ang pangit talaga kapag ano, bakit nagkaganyan yung cellphone ko? Huh? What happens to my phone? Sa sobrang init ba? Ano nangyari? Ay? Diyos, ginoo. Ano nangyayari sa world, sa earth? Taglit lang kasi hindi ko pa siya nasisave. Hindi ako makapag-save-save eh. Pabalik-balik yung amo. Kaalis lang kasi nung gardener. So, nag-usap sila. Ilang tao na pumunta dito. Pumunta yung agent ko. Para, ang tag dito? Dinala niya yung bayad sa insurance ko. Kasi, ano, tatlo insurance ko. Binabayaran ng amo. Prime insurance ko dito. Something happens, ayan, may sasalo. Tapos, iba yung sa medical ko, iba naman sa social insurance ko. So, bali, tatlo yung binabayaran ni amo para sa akin. Yung ipinunta kanina is hindi naman talaga yun na kailangan. Kaso lang, alam mo na yung amo, ginagawa niya lahat para hindi ko siya iwanan. Bakit kasi gusto niya yung katulong na paupo-upo lang? Dapat ang kunin niyang katulong yung nagtatrabaho, di ba? Saglit lang po, sineshave ko lang po yung ano ko, yung Jesus, nagdatingan na. Saglit lang po. Sisave ko lang para naman kahit pa paano eh. Makasave na. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga sulok kayo ng mundo nakatira, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Patnubayad, gabayan nawa kayo ng ating poong may kapala. Taglit lang. Ganda ng highlights ng buhok ko. Ano ba? Taglit lang para makapag balik ako ng ano, ng pagmamahal kasi may pumasok. Ayan, dahil mamayang hapon ay meron na namang iba pang bisita ang aking amo. Go to channel. Oh, okay. Bakit ang ano ang kiss ng pagmamahal? Magamagalam siya ito at Madam Rezel Larocco. Hi, lovely Daisy and kay Dave Thumbs Up Dana. Magandang hapon sa iyo, Madam Rezel Larocco. Thank you so much sa pag-thumbs up sa channel ko at sa pagmamahal mo po para sa ating kay Dave. Patnubayan at gabayan kanawa ng ating buong may kapal. Magalab shoutout po sa 28 viewers po natin. Magalab shoutout Ethan Ice Ethani 60. Hi, yes, sabi niya. Hello, I'm in your house now. I'm watching your videos. Magalab shoutout Madam Dadilos de Magna. Mapodan algo tao sis. Mapodan algo Madam Dadilos de Magna. Sapa ko matahimak nungan di mang tarabay ida yun namin ya yan ay mga ipod hinan kip hod ang diador. God bless you more and thank you so much po Madam Dadilos Dimang na hindi ko po kayo marinig.
Nagsasalita na ako. Nag-love shoutout, Madam Eulalia Garcia. Napakabait talaga na anak si Dave. Ramdam niya, napagod na si Tekram. Kaya sabi niya na lang, siya na lang ang mag-drive. Sabi niya, magandang gabi sa iyo, Madam Eulalia Garcia. Patnubayan, gabayan kanawa ng ating Diyos. Pag-ingatan ka niya sa araw-araw. Ang tag dito. Thank you so much po sa pagmamahal sa ating kidid. Mega love shoutout sa 40 viewers po natin. In line with that, meron tayo. Yun yung thumbnail po natin. Mega love shoutout, Madam Melanie Dulnuan. Maraming salamat po sa pagmamahal mo po para sa ating kidid. Sabi niya, good afternoon sa lahat po dito sa LS Mungdam Day C and poging day. Magandang hapon din po sa iyo, Madam Melanie Dulnuan. Patnubayan, gabayan ka na ng ating poong may kapala. Nag-alab shoutout sa 58 viewers po natin. Sabi ni Madam Dadilos din mga, welcome po sa lahat ng Marites at Marisol. Hope you will enjoy with us. Thumbs up na, sabi niya. Salamat po, Ma'am Dadilos din mga, sa pagsuporta sa channel ko, sa pagmamahal sa ating kay Dave, at sa prayers para sa lahat. Nag-alab shoutout po sa mga silent viewers na nag-PPM sa akin, ayaw daw nilang mag-comment pero nanonood daw sila hanggang matapos ang aking live. Thank you so much po, Madam, sa inyong lahat. Muntik ng madulas. Sabi ni Madam Melanie Luno, di ko po nakita ang nakita nyo, Madam, ma-share naman diyan, sabi niya. Ay, hindi mo nakita si Madam Eulalia, nakita niya kasi yung comment niya in line with that, yung nakita ko. Na super duper talaga, ang ganda, promise. Di pa dati, pasakalya muna. Maraming salamat Madam Melanie sa pag-thumbs up sa channel ko, sa prayers para sa lahat at sa pagmamahal mong tunay para sa ating video. God bless you all. Mega love shoutout, Madam Christina Necesito. Mamaya, Madam Melanie, mag-shoutout muna ako. Magandang hapon, Sis Daisy, at sa lahat na nandito. Kumusta po kayong lahat? God bless us all. Thumbs up dan. God bless you din po, Madam Christina Necesito. Magandang hapon po sa iyo. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko. Sa prayers para sa lahat at sa pagmamahal mo po para sa ating kapatid. Patnubayan, gabayan kanawa ng ating Diyos. Sapay ko matagkita tanto. Mega love shoutout, Madam Marlene Gonzalez. Good PM sa lahat ng mga lovely Daisy at sa bunsong anak ni Sis Daisy, sa panganay ng buong mundo na mahal natin lahat. Maraming salamat, Madam Marlene Gonzalez. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa ating kredit at sa prayers para sa lahat. Patnubayan, gabayan kanawa ng ating Diyos, ipagkaloob niya ang kahilingan ng iyong puso. May galap shoutout sa 62 viewers natin. 656 na. Sabi ko si viewers natin. At message na sis no adaak pinasen. Ay, sige sis. Wen, sige garan. Baka umuna ka. Munakad sa. Mega love shoutout, Madam Mitsuri Kanjuri. Good evening po sa lahat at sa iyo, Ading Daisy. Thumbs up dan na po. Thank you so much, Madam Mitsuri Kanjuri. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko at sa pagmamahal mo din na super duper para sa ating upgrading. Patnubayan at gabayan ka naman ng ating poong may kapala. Mega love shoutout, Madam Fraulein Ines Vlog. Hello sa lahat, mga kalabli Daisy, sabi niya. And Kuya Dave, kumusta po tayong lahat, sabi niya. Okay naman po, Madam Fraulein Ines Vlog. Thank you so much sa pagmamahal mo sa ating Kuya Dave. Diyos ang bahalang magbalik sa iyo ng liglig, siksik at umaapaw na biyaya. Ang tawag dito? Push. Ay, hello. Saan ka punta? Diyan lang po sa park. Ay. Ano mo? Hindi na nga ako nakatingin eh. Tinitignan pa rin nila ako.
Diba? Thumbs up Dana, sabi ni Madam Fraulein Ines Plaga. Nasa bahay mo na po ako, Madam Fraulein Ines Vlog. Thank you so much po sa pag-thumbs up, sa pag-suporta po sa channel ko. Patnubayan kabayan ka nawa ng ating poong na may kapala. Sabi ni Madam, Megalab shoutout, Madam Ninita Asyong. Good evening sa lahat. Thumbs up Dan. God bless you. God bless you din po, Madam Ninita Asyong. Maraming salamat sa napakagandang pasan flower. Sa pag-thumbs up sa channel ko at sa pagmamahal po para sa ating Kuya Dave. Megalab shoutout, Sir Dongbert. Ahem, miyawa, sabi niya. Naku, naging pusa ka na. Saglit lang. Saglit lang po ha, kasi may... So, konting ano lang, konting minuto lang. Kasi may nakakita talaga doon. Kaso, saglit lang. Mega nakadikit na po ako sa iyo, Sir Dong Bert. Maraming salamat po. Mag-iiwan na lang po ako ng bakas sa bahay mo po para alam mo po. Coming na daw. God bless you more, Madam Ninita Asyong. Patnubayan kabayan kanawa ng ating Diyos. God bless you more din, Sir Dongbert. Salamat po sa pagdikit. Nakadikit na din po ako sa iyo. Nasa bahay mo na rin po ako. Time for BP monitoring to the family begin. Ayan. God bless you more po. Bibigyan kita ng jacket nga pala. Yan. Nabigyan na po kita ng jacket, sir. Wait mo lang. Megalab shoutout, Madam Imelda ay Remedios Ganya Mendoza. Magandang gabi, sis day. Dada day, thumbs up, Dana. Magandang gabi din po sa iyo, Madam Remedios Ganya Mendoza. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko, sa prayers para sa lahat, at sa super duper na pagmamahal mo para sa atin. God bless you more. Magandang gabi ulit, Madam Remedios Ganya. Sabi ni Madam Melanie Dulnuan, taga saan ka po, Madam Nenita Asyong? Megalab shoutout, Madam Aurora Nueva, makiniglang Daisy, thumbs up Dan. Maraming salamat po, Madam Aurora Nueva. Maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko, sa pagmamahal sa ating kay Dave, at sa prayers para sa lahat. Patnubayan kabayan ka nawa ng ating poong may kapala. Megalab shoutout sa 69 viewers po natin. Megalab shoutout, Madam Imelda Buena. Hello po, Sis Daisy and Kuya Dave. God bless at ingat. Love you more and Kuya Dave, thumbs up Dan. I love you din po, Madam Imelda Buena. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko. Sa prayers para sa lahat at sa super duper na pagmamahal mo para sa ating Kuya Dave. Pag-ingatan ka nawa ng ating Diyos. Sabi ni Madam Eulalia Garcia, nakakatuwa si Dave nang tanungin siya ni Tekram tungkol sa exam. Ang sagot niya, okay lang, pero hinahirapan siya sa TLE. Tinanong kung ano sa pakiramdam niya, sa nakuha niya, sagot niya ay 7. Hindi siya nahihiyang magsabi. Yun naman talaga. Diba? At least, i-rate mo yung sarili mo ayon sa yung nararamdaman mo or ayon sa alam mo na kaya kakayanan mo. Mahirap kasi yung hindi ka nagsasabi ng kaloobin. It's better to be honest, sabi nga nila, kasi yung hindi ka honest. Megalab shoutout sa 74 viewers po natin. Megalab shoutout, Ibrahim Pia. Thank you so much for tuning in. God bless you more. How are you? Megalab shoutout, Madam Alona Yutis. Andito na ako, Sis Daisy. Good evening, everyone. And also to our Kuya Dave. Thumbs up down. Thank you so much, Madam Alona Yutis. Kala ko kasi hindi nag-notify na naman. So, kaya na-PM na lang kita.
patnubayan kabayan ginawa ng ating Diyos, ipag-adya kanya sa anumang kapahamakan at siyempre pati na rin ang iyong anak at ang buong pamilya mo. God bless you more, Madam Alona Yutis. Ibrahim P., thank you so much for your love and for your beautiful flowers. God bless you more. Sabi ni Madam Eulalia Garcia, katotohanan na mahirap siya, pero okay lang, sama. Diba? Sabi ni Madam Nenita, siyang taga-tagudin itugon, sis, taga-tuding itugon, sis Bagyo. Sabi ni Madam Nenita, siyang, o Madam Melanie, taga-tuding itugon daw, si Madam Nenita, siyang. May love shoutout, Madam Julie Capulong. Good afternoon, Sis Stacy. Happy Thursday sa lahat. Thumbs up dan. Good afternoon po, Madam Julie Capulong. Patnubayan gabayan kanawa ng ating poong may kapala. Sir, yung pumasok kanina, nakapasok na po ako sa iyong... Nakatapos na po ako ng isang... sa bahay mo. So, yun. Saglit lang. At may nagpakita. Saglit lang ha. Malakas na naman ang hangin. Sorry po. Maraming salamat sa napakagandang pabulaklak, sa pag-thumbs up sa channel ko, sa pagmamahal mo sa akin today, but sa prayers para sa lahat, Madam Julie Capulong. Patnubayan gabayan kanawa ng ating Diyos, magandang hapon sa iyo. May love shoutout sa 80 viewers po natin. Sabi ni Madam Mitsuri Kandure, excited akong malaman kung ano yun sinasabi nyo. Sabi niya, maya ng konti. shoutout muna, tapos yun na. Pag wala na akong mabasa, yun na. Mega love shoutout, Madam Remedios Kanya Mendoza. Sis, akala ko wala sa picture si Kuya sa eskwelahan. Ang laki pala, di ko nga nakita si El. Alam na nila, may nakakita. Mega love shoutout, Madam Loretta Belizar. Hi ma'am, good evening ma'am Daisy. God bless you and your family. Especially to Pogi Pogi Kuya Dave. Good evening po, Madam Loretta Belizar. Maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko at sa pagmamahal mong super duper para sa ating update. Pag-ingatan at gabayan kanawa ng ating poong may kapala. Mega mega love shoutout, Madam Ate Cons Channel. Hello po host, sabi niya. Hello din po, Madam Ate Cons Channel. Nasa bahay mo na po ako. 5 minutes highlight from Ate Cons Channel. Ayun po. Makikita mo po, may bakas ako, tapos may harang pa. May harang. 5 minutes po siya. Mag-a-mag love shoutout, Madam, God bless you po, Madam Ate Cons Channel. Mega love shoutout, Madam Shirley Ancina. Good PM, Ma'am Daisy and Dave. Ingat kayo, God bless. Thumbs up down. Good evening po, or good afternoon, Madam Shirley Ancina. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko. Sa prayers para sa lahat at sa pagmamahal mong tunay para sa ating nga pre-Dave. Patnubayan at gabayan kanawa ng ating poong may kapal. Sabi ni Madam Melanie, okay Madam Nenita, thanks. Kunak no kapangan. Nag-love shoutout sa 92 viewers po natin. Tambayer here, hehehe. Sabi ni Madam Ate Cons Channel, thank you so much Madam Ate Cons Channel. Hayaan nyo po, kapag walang papasok, manonood pa ako ng mga ibang videos nyo pa. Sabi ni Madam Mitsuri, ninitain to ay kadaan nyo, kadaan, as na to din, it slides, so nga apay nga asyong amamok, sabi niya. May grabe shoutout, Madam, ay Sir Joselito Liaguno. Good evening po, Dan Thumbs Up. Good evening din po sa iyo, Sir Celito Laguno. Maraming salamat sa pagsuporto sa channel ko at sa pagmamahal mong tunay para sa ating Kuya Dave. God bless you more. Nag-love shoutout, Madam Mami V. Mendoza TV. Good afternoon, mga sis. Musta po ang lahat? Good afternoon po, Madam Mami V. Mendoza TV. Maraming salamat po sa pagmamahal mo po para sa ating Kuya Dave.
Diyos ang ang bahalang magbalik sa iyo ng nagliligsiksik at umaapaw na biyaya, Madam Mami B. Mendoza TV. Sabi ni Madam Nenita, siyang Sis Melanie, Adam Among Vilma Dulnuan Soriano. May galap shoutout, Madam Margie Gonzalez. Hello po, Ma'am Daisy, nakaabot pa ako sa live mo po. Basta po, Kuya Dave, sapat na, we love you both. Good evening, Madam Margie Gonzalez. Maraming salamat po sa super duper mong pagmamahal para sa ating Kuya Dave. Kaumpisa ko pa lang naman, Madam Melanie, so you don't have to worry. God bless you more po. Patnubayan-tabayan ka ng ating Diyos, pati na rin ang iyong buong pamilya. Sabi ni Madam Yulali, Sis Daisy, mararami na naman ang maingit kay Kuya kasi siya model na naman sa school. Yes po, Madam Yulali. Saglit lang. Tapusin ko lang yung pag-thumbs up. Pag-usapan natin yan. Yan yung thumbnail ko. Thumbs up na daw si Madam Mami V. Mendoza TV. Thank you so much, Madam Mami V. Mendoza TV. Maraming salamat po sa iyo. May galap shoutout, Miss Olive Chan. Good evening, kalabli Daisy. Thumbs up dan. Hello, mahal Dave. Shoutout ka sa iyo. Ka Vienna at sa lahat na nasa LS mo. Stay safe to all. Magandang gabi sa iyo, Miss Olive Chan. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko, sa pagmamahal sa ating kiddy at sa prayers para sa lahat. Diyos ang bahalang magbalik sa iyo ng ligliksiksik at umaapaw na biyaya, Madam Miss Olive Jana. Sabi ni Madam Yulalia Garcia, Sis Daisy, special si El kasi tinawag pa ni Noah. Ayun na nga eh. Sige, mamaya. May marami pa ba akong babasahin? Sige, mamaya. Sabi ni Madam Margie Gonzalez, oo nga po, Ma'am Daisy, na billboard si Kuya Dave, bakala ko wala siya, inggit na naman ang mga basher, love you both. Saglit na lang, kukunti na lang babasahin ko, maya, balikan ko kayo. May galap shoutout, Madam Rosalinda Enriquez, Bibi. Sabi ni Madam Melanie Dunon, Sis Nanita, sorry po, awan am amok. Sabi ni Madam Nanita, siyong, aw, sis is lied niya, ed by o sin, na ikamangak. May galap shoutout, Madam LV Ochai. Good PM, Sis Daisy and kay Dave. Thumbs up dan. Good PM din po sa'yo, Madam LV Ochai. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko. God bless you more po. Yan, pwede na. Nakatapos na rin ako sa wakas sa'yo, Madam Ate Cons TV. Saglit lang. Napanood ko siya. Kasi kung nakita niyo yung upload ko, yun yung upload ko, diba? Kanilang umaga. Tapos syempre, may sarili din ako mga video. Pinagdugtudugtong ko na lang siya. May galap shoutout po sa 104 viewers po natin. Tapos, nung hinihintay ko na lumabas si Poging Driver. Sabi ko, alasik. Sabi ko, papunta sila sa school. Sabi ko, siguro baka nasa dulo. Pero, total, hindi pa naman ako papasok. Medyo napaaga pa naman yung paghahanda ko. So, naupo na lang ako. Tapos, pinanood ko na lang ng diretso. Tapos, iba, natatawa ako kasi yung tinuruan mong mag-English yung anak mo, pero ikaw mismo na magulang. Nangangapa ka ng word na sasabihin mo. Kaya tuloy, naging mali-mali ka na, hindi na maintindihan ng mga anak. Natatawa lang naman ako, hindi ko naman siya binabash, pero tawang-tawa lang talaga ako. Kasi mas magaling pa talaga yung anak sa mag-English kaysa sa tatay. Yung anak na yung magtuturo sa tatay, di ba? Baliktad na nga ang mundo. Tatawa-tawa lang ako. Kasi hindi talaga siya makapag-express ng nararamdaman niya. Yun ang totoo. Tapos nung sabi niya, wait lang kuya, sabi niya kay Ninong G. Sabi niya, wait lang, sabi niya. At di inano niya yung, ano kaya yun, na-curious na ako. Tinignan ko yung ano niya, abay talagang paspas talaga yung screenshot.
para makita ko talaga, sabi ko, ano yun? Kasi nakita ko naka-uniform. Sabi ko, oh. Sabi ko, tapos si kuha ko yung isang cellphone ko, dun ko tinignan. Sabi ko, oh wow, model pa pala si kuya. Kala ko ba, diba dati, nagbubunye sila. Diba, ang saya-saya nila. Kasi nga yung, diba may nagalit pa sa ano? Diba may nagalit pa sa comment section dun sa school page? Na nakipag-away pa sila, na tuturuan pa nila yung school, kung sinong kukunin nilang model, na ganito, ganyan, ganyan. At diba, ang dami na nilang sinasabi na, which naman, na nag-against ako dun sa sinasabi nila, kasi unethical. Hindi pwede na ikaw na viewer ka lang doon, wala ka namang anak doon, hindi mo naman kaano-ano si kuya, tapos tuturuan mo yung school na ganito yung gagawin nila, ganyan yung sasabihin nila, diba? Is hindi maganda. Paano kasi, nakita nila, wala si kuya, tapos yung isa ang nandun, tapos hala, di syempre, sabi ko naman sa inyo, kung ang Kuya Dave natin ang nandun, di siya, nagbubunye din tayo, di syempre, naiinis sila. Ganon din ang feeling kapag yung isa naman ang nandun, nagbubunye sila, di ba magagalit din yung iba? Pero sabi nga nila, ilagay sa tamang lugar ang ating mga sarili para hindi tayo yung napupulaan. Kaya, nung makita ko, sabi ko, oh, sabi ko nang ganun, hindi talaga ako makapaniwala. Hindi ko natuloy napakinggan yung ano, in-stop ko na lang muna kasi hindi ko masundan. Kasi, napangangan na ako. Sabi ko, akala ko ba, yung naka-upload dun sa school page nila is ano. Tapos nung binalikan ko, sabi ng ganun, achiever pala. Yan pala yung mga may honor doon sa school, hindi naman yung sinabing model. Kaya sabi ko, ah, oo nga, ano, sabi ko, minsan kasi, pag magre-react ka agad-agad, na hindi mo naman talaga naiintindihan yung pinagre-reactan mo, ay mawawaw mali ka talaga. So, tawang-tawa talaga ako. Tapos doon sa comment section talaga, grabe. Ang daming na-delete kaya. Promise, ang daming na-delete. Saan ba yung ginamit ko na mag-screenshot para basahin ko sa inyo? Ang dami talagang na-delete na mga messages doon na pag hindi maganda patungkol sa isa, nadi-delete talaga. Tapos kapag yung ano, yun, ang dami kasing, tapos ang dami ng message sa akin na nakita mo ba yun? Nakita mo ba yun? Ako pa talaga, mega love shoutout sa 121 viewers po natin. So, saglit lang, magbasa muna ako, baka matambakan ako eh. Sabi ni Madam Mitsuri Kanjuri, ay sino di aus asawam anak Mang Estela ay asyong ba? Sabi ni Madam Ayulalia Garcia, o sis, hindi niya malaman kung ano yung English sa mga tinatanong ni Tekram. Mag-a-mag love shoutout, Madam Princess Jella, na maganda. Hello po, Founder Ganda Kuya Dave, basta lahat ng mga sponsors, supporters, ninongs, ninangs, titos, titas, lolos, lolas, mapagpalang gabi po sa lahat. At tamsakda na po ako, Founder Ganda, at grabe, grabe, grabing grabe yung pagsuporta niya sa ating Kuya Dave. Hanggat may kakayanan daw siya, ay susuporta siya sa ating Kuya Dave. Wow. Mapagpalang hapon sa iyo ng Webes, Madam Princess Yala, lamig na maganda. Maraming salamat sa pagbati sa lahat. Maraming maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko at sa super duper mong pagmamahal para sa ating KD. Diyos ang bahalang magbalik sa iyo ng liglig, siksik at umaapaw na biyaya. Alam ng ating Panginoon ang nilalaman ng iyong puso at isipan. Siya ang bahalang magbalik po sa iyo. Kasi sabi nga nila, alam din niya ang kahilingan ng ating mga puso. Pinapanalangin ko na sana ang lakas ay laging nasa iyo para magampanan ang dapat gampanan at matulungan ang mga pamilya natin sa Pilipinas. Sana habaan pa ng ating Diyos ang ating buhay. God bless you more. Madam Princess Stella Lamid na maganda, pag-ingatan ka nawa ng ating Diyos. Sabi ni Madam Ninita Asyong, aga sis, anak ni Mary Asyong. Okay. Kausap kasi sila eh. Magkakakilala. So, yan, di ba? Tapos, napaisip ako. Sabi ko,
ay diba, di kasi sabi ni ganun, unfair. Ang tanong kasi doon is, paano naman naging unfair si Tekram na wala naman siyang ginagawa? Ipinakita lang naman niya sa atin na nagmamahal ng lubos kay Kuya Dave. Yung ano, yung may premiere siya. Yung how I call this? Pinakita lang naman niya na modelo ang ating Kuya Dave. Bakit naging unfair siya? 'Di ba hinintay pa nga nila, hinanap pa nga niya yung bata eh kung nasaan na, 'di ba? Tapos sinabi ni Noah na pinatawag na daw niya. Tapos hindi pa rin pumunta doon sa kanila, 'di ba? Naghintay pa talaga sa labas. So, yun. Doon mo talaga makikita. Yung alam mo na naghihintay sila sa iyo doon, tapos sa iba ka naman naghintay din. Buti alam ni Kuya ang pinupuntahan doon para at least hindi sila maghintay ng matagal. Baka nakita ni Kuya na dumaan siya doon. Kaya pinaandar na niya yung sasakyan. Alam mo, saglit na saglit lang kasi nagdi-drive siya. Tapos padaan sila doon. Siguro naalala niya na, naalala niya siguro na ipakita sa atin na mga nagmamahal kay Kuya na hanggang ngayon, modelo pa rin ang ating Kuya Dave. So, yun yung ano... Yan yung siguro yung sinabi nila na bias siya or unfair siya. Mega love shoutout, Madam Gemini Girl Vlog. Hi, sabi niya. Tamsak po, sabi niya. Thank you so much, Madam Gemini Girl Vlog. Nasa bahay mo na po ako. Filipina Gate. Ay, ano, iba pala yan. At Hong Kong Airport. Ayan, nakatapos na po ako, Madam, kasi maigsi lang naman siya. 1:15. Thank you po, Madam Gemini Girl. God bless you more. Sabi ni Madam Mila, Madam Melanie Dulnuan, ah, yun pala, Madam Daisy. Oo, nakita ko pala. Proud ako kay Kuya. O, diba, nakaka-proud na yung sinabihan na ganun. Tapos, yun pala is, meron palang hindi natin nakikita. Kaya nga sabi ko na, diba nung ganun yung mga sinabi nila, ang sabi ko dun is, pabayaan na natin kasi hindi naman siguro pwede na iisa lang yung modelo nila hanggang sa ilang taon. Eh yun pala, meron pala siya doon. Ah, diba, di ang saya, ang saya-saya lang, saglit. Sabi ni Madam Mitsuri Kanjir, dati yun silang lahat pero mapapalitan na yata yun ng bago yung, sabi niya. Marami naman sila doon, tapos may mga ano, iba kasi yung model po sa junior, iba naman din sa senior, iba din sa mga maliliit, ganun po, category by category siya, yung mga modelo po nila doon. So, syempre, papalitan nila ngayong pasukan na naman, titignan natin kung kasali pa rin ang ating creative sa pagmamodelo doon. Kung hindi man, edi... Maging masaya na lang tayo kasi at least ang ating Kuya Dave, di ba? Ilang taon din namang naging model ng school nila. Grade 7 tapos grade 10, o di ba? Sabi nga nila, maging masaya na lang kasi tayo kung ano yung achievement ng ating Kuya Dave. Sabi ni Madam Princess Zella, maganda. You are always welcome po, Founder Ganda. Maraming salamat din po sa prayer mo po. Amen. Po, sa prayer mo po, Ganda. Naway patnubayan at gabayan ka rin po ni Allah at ang buong pamilya mo po. Amen. Likewise, Madam Princess Della Lamit na maganda. Nag-love shoutout po sa 128 viewers po natin. Saglit. Meron akong sasabihin pero parang... Hindi, may sinabi. Yun ba? Yun yung ano. Tapos, ang tawag dito. Na narinig nyo ba na makipag-usap siya sa kay Sir Tekram? Di ba malambing siya? Tay, baka pagod na po kayo, tay. Pero pagkatapos niyang nag-mano kay Sir Tekram, pumunta siya doon sa Ninong Gerald niya, di ba? Kaso lang, hindi pinakita sa camera kasi syempre, si Noah kasi parating, di ba? So, yun. Pero alam ko talaga, nag-mano doon sa Ninong at saka sa Tita Sexy niya. Alam mo naman si Kuya, hindi niya talaga yun nakakalimutan.
Sabay bukas sa pintuan, tapos sabi niya, baka pagod ka na, tay. Pwede nang ako ang magmaneho, di ba? Nag-love shoutout sa 137 viewers. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam bilang magulang yung malambing yung anak mo sa'yo, di ba? Sa bagay, hindi na ako magtataka na malambing si Kuya Dave, kasi sinabi na ni Apple noon pa talaga is, napakalambing daw ni Kuya Dave. Nasabi po niya talaga yan. No, diba? Sabi niya, pag uwi daw niya sa trabaho, minamasahe daw ni Dave ang kanyang paa. So, dun pa lang makikita mo talaga yung kabutihan ng puso ng bata. So, dapat lang talaga siya na maging modelo sa eskwelahan kasi nandun na eh. Nandun na lahat sa kanya. Diba? Nakita niyo naman, kinakaya niya lahat. Kahit hindi siguro nahirapan na, pero talagang kinakaya pa rin niya. Gusto lang niyang i-please yung mga tao na nag-aalaga din at nag-aaruga sa kanya. So, yun yung nakikita ko doon. Pero grabe ha, yung sasabihan ka, kumustang exam? Okay lang daw po. Madali lang daw ang math. Sabi ko ha. Sorry ha, pero mahina talaga ako sa math din na may mga XXX na yan. Kasi naman eh, X mo na nga pinapahanap pa. Grabe kasi ang teacher eh. Papahanap talaga ang X. Mag-love shoutout, Madam Sir Jerry Galang. God bless you po. Maraming salamat sa pagmamahal sa ating aquarium. Sabi ni Madam Princess Zella na maganda, may Allah shower His blessings to you and your family like a non-stop rain. Amen. Keep safe always po, lagi para sa pamilya mo po. Ganun ka din, Madam. Ang tawag dito? Princess Zella na maganda. May nabasa kasi ako kaya medyo nangingiti lang. Sabi ni Madam Christina na sisita, anong nangyari sa comment section doon? Bakit ang daming na-delete? Hehehe. Marami pang reklamador, tos may nag-comment and subscribe na daw siya. Hehehe. Mag-unsubscribe na daw sila kasi unfair daw si Tekram. Sa papaanong paraan niya? Sa papaanong sitwasyon naging unfair si Tekram? Wala naman siyang ginawa. Diba? Hinatid niya yung anak niya, mga anak niya. Tapos sinundo niya yung papauwi niya. Porque ba binidyohan niya yung tarpaulin na nandun si Kuya Dave. Saglit na saglit lang naman yun, na ilang seconds lang yun. Kung mabilis ka talaga, ay makakakuha talaga ng picture. Kung hindi ka naman mabilis at titingin-tingin ka lang, wala talaga. Nagugulat ako bakit naging unfair. Wala naman siyang ginagawa doon. Bakit sinabing unfair? Pinagbigyan na nga sila. Blinag na nga nila. Part 1, 2, 3 pa nga yung bet nila. Hindi pa ba sila nakontento doon? Ang tawag dito? Hindi pa nga nakilala na si Tekram yung nasa harapan. Nung makilala, tsaka pa lang siya nag-bless. So meaning to say, kapag ibang tao pala hindi siya nagbe-bless, ganon. Pansin ko lang. Sabi ni Madam Remedios Ganya Mendoza, napatalon nga ako nang makita ko ang picture ni Kuya Sis. Akala ko pa Maynila na sila. Grabe ka naman po. Mega love shoutout, Madam Nelia Nialda. Miss you, Daisy, sabi niya. Lovely Daisy. Miss you din po, Madam Nelia Nialda. Nawala ka yata ng ilang buwan. Patnubayan-gabayan ka nawa ng ating Diyos. Magandang araw po sa iyo. Mega love shoutout, Madam Teresita Magalona. Good evening, Sis Daisy, at sa bunso mo na napakagwapo. Thumbs up din na po. Mag-ingat po lagi, Sis, and God bless po. Magandang gabi din po sa iyo, Madam Teresita Magalona. God bless you po. Patnubayan-gabayan ka nawa ng ating Diyos, pati na rin po ang iyong pamilya.
Sabi ni Sir Celito Liagono, mag-unsub sila, huwag takutin yung may-ari ng channel. Kala naman ang dami nila, kasura ng mga ugali. Huwag kang high blood. Oo, saglit. Allow me na basahin ko yung iba. Ibang mensahe. Para chillax, chillax lang. Wait, kanino ko ba? ito. Saglit lang. Ito ko nalang basahin. Dami kasi. Sabi ni at Pilar Basilio. May grabe siya ito at Madam Esmeralda Omar. God bless you more po. Pag-ingatan at gabayin kanawa ng ating poong may kapala. At Pilar Basilio. Sabi niya, favorite talaga ni Tekram si Dave kaysa kay Luis. Kitang-kita naman. Nagugulat ako bakit ganito yung mga kinocomment nila, di ba? At Tess Cal, hindi ko kasi kinuha yung buong pangalan. I know Dave can drive at magaling siya mag-drive. Pero keep in mind na he is driving without license and that is illegal. Follow the law. Ang law ay ginawa to protect, kayo are not, kaya you are not protected. Sabi ng ganun. Hindi daw sila protected. Everyone daw. Everyone daw is not protected dahil wala daw license ang ating kitab. Sabi ni Mada, at comment naman ni Imelda Badua, uy yata ito, basta Badua din, basta Badua. Silkbet po, lagi at Tekram. Sabi ni Elsa Lumba, hi Tekram, you're driving without seatbelt. Sabi ni Irene Salundagu, ano ba yan tatay? Make sure you communicate properly to your kids or else they might follow wrong instruction. What you're talking, hehehe, ingat and God bless. Seatbelts nyo, bakit hindi sinusuot? Excuse me, si Tekram lang po ang hindi nagsuot ng seatbelt. Pero ang ating kiday po ay nakasuot ng seatbelt, nakaupo pa lang po sila, ay nagsuot na siya ng seatbelt. So thank you so much po sa lahat na naririto. Yung mga pinag-uusapan natin, yung mga sinasabi natin na kailangan naka-seatbelt sila, si yung driver at saka yung nasa passenger seats, haharapan. And thank you so much, si Sir Tekram na ang naupo sa harapan. So, meaning to say, nakikinig sila, unti-unti nakikita natin yung pagbabago. At least nakikita naman natin na sinusunod nila yung sinasabi natin. Bakit? Para sa ikabubuti nila ang ating pinag-uusapan. Doon nagpapatunay na hindi talaga tayo nang babas kay Tekram. Pinag-uusapan natin, sinasabi natin kung ano yung saloobin natin dito. Total, sabi naman kasi nila is nanonood sila para makita nila kung ano yung mali na nagagawa nila. So, thank you so much po. At least, nakikita natin yung improvement. Sa ganoong bagay kasi, at least, na ipaparating natin sa kanila. Yung iba kasi, sabi nila, is mag-direct ka daw mag-message. Kailan nga mababasa? Iha-heart ka lang naman nila. Di mas mabuti yung ganito na pinag-uusapan natin, na nakikita nila, nalalaman nila, na marami din nakakapansin sa mga napapansin natin. So, ibig sabihin, hindi lang talaga ako yung nagsasabi. So, marami ang nakakakita para sa improvement nila. Di ba, si Tatay Ram lang naman ang hindi nag-seatbelt. Nakita nyo naman si Ninong G, di ba? Naka-seatbelt naman siya. So, ganoon kasi yun. Kaya, di ba? Tapos seatbelt na naman yung ano yung issue nila. saglit lang.
Mega love shout out, Madam Trillian Vlog. Blessed day everyone. Prayer and love at sa ating prayer and love daw sa ating lahat at sa ating Kuya Dave. Super duper na pagmamahal at super na prayers and sending hug daw. God bless all. Sabi ni Madam Trillian Vlog. May God blesses you with your beautiful heart, Madam Trillian Vlog. Maraming salamat sa super duper na pagmamahal mo para sa ating Kuya Dave. Basta prayers mo lagi sa kanya na sana maabot niya ang pangarap niya soon. Sabi mo nga, hanggat may kakayanan ay na laging nakasuporta sa kanya. Patnubayan-gabayan kanawa ng ating Diyos, Madam Trillian Vlog. Ipagkaloob niya ang kahilingan ng iyong puso. God bless you more. Sabi ni Madam Christina Necesito, nag-silk belt si Ram nung nasa highway na sila kasi naalala nila. Kaya nga sabi niya, nagdahilan pa eh. Kaya daw hindi siya nag-seat belt kasi wala pa daw sila sa highway. Pero sabi naman ulit niya na pag-upo pa lang niya, dapat nag-seat belt na. Eh, dito ganun talaga eh. Pag-upo mo talaga, mag-seat belt na. Kung hindi, pagagalitan ka ng sasakyan. May love shout out, Madam Lina Antinio. Patnubayan-gabayan ka ng ating Diyos. Magandang araw po sa iyo. Maraming salamat sa pag-tune in dito sa live streaming ko po. Ay, sabi ni Madam Lina Antinio, hello Ma'am Daisy, napansin ko si El na ayaw maglakad sa kainitan. Si Dave at Noah punta dun sa waiting era, pero yung isa, ewan, sabi niya. Yan yung pansin ni Madam Lina Antinio. Yung nag-PM sa akin, ang sabi niya, grabe, sabi ng ganun. Pinapahalata na may sundo dun talaga sa ano labas naghintay. Ang tawa ko na lang. Sabi ko, grabe ha. Sabi ni Madam Julie Kapulong, meron na pong student license na po si Kuya. 16 pwede nang kumuha. Kasi yung pamangkin, meron na at nagda-drive. Kailangan may kasamang professional. Eh diba yan yung lagi nating sinasabi dito, Madam Julie Kapulong, na sinasabihan nila nga ako na basher daw ako. At yung mga kausap ko dito, basher na rin daw. Kasi napapansin na lahat. Bakit daw laging si Tekram pinag-uusapan? Bakit daw ganito ang sinasabi kay Tekram? Eh, tignan nyo naman. Para sa kabutihan po nila yun. Hindi po para sa atin. Para sa kanila yun. At least natututo sila. At least nakikinig sila sa tinig ng marami. Kasi kung isa lang ang magsasabi doon, I doubt talaga napapansinin nila. Pero kung yung marami talaga nag-uusap, marami nagsasabi, eh syempre, ano yung attention nila, kasi grabe naman yung mga magsabi dito eh, direct sa kanya talaga ang mga sinasabi, o di ba? O di ba? Magkamagalap shoutout, Madam Karen Ruth Reyes. Ganda nga po. Magandang gabi po, ka-lovely Daisy at Ma'am Daisy. God bless po sa lahat. Thumbs up dan. Magandang gabi sa iyo, Madam Karen Ruth Reyes. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko. So prayers para sa lahat at sa pagmamahal mo na super duper para sa ating credit. Patnubayan-gabayan ka nawa ng ating Diyos. Sabi ni Madam Alona Yutis, siyempre mga sis, para makita na isa siya sa mga rich kids sinusundo ng Ford Everest. Yun kasi yung sabi nung nag-PM sa akin, lakas talaga kung tumawa ba. Napapalingon yung amo ko, bigla talaga akong natatawa. Napapasilip siya or napapalabas ng bahay kasi akala niya meron akong kausap kasi bigla na lang akong tumawa. Sabi ng ganun na, kita mo yun sis? Sabi ng ganun, ang alin? Tapos sabi niya, yung dalawa doon sila sa parking pumunta para sumakay. Yung isa talaga, pinapahalata talaga, may sumusundo sa kanyang sasakyan. Wow, hanet! Kaya lakas ng tawa ko talaga.
Kausap mo lang, tapos pag kinakausap ka, parang galit sila, pero ikaw yung kausap. Mega-mega love shoutout, that's your wonderful camping. Hello, Ma'am Lovely Daisy, musta? Kinig lang muna, kasi, sabi niya. Mega-mega love shoutout po, sir, wonderful camping. Mega love shoutout din po sa beautiful wife mo, sa mga anak mo, sa family mo, at sa katropa mo, sir, wonderful camping. Patnubahan, gabayan nawa kayo ng ating Diyos. Ipag-adya niya kayo sa anumang kapahamakan. Ma'am, nag-send agad. Okay lang, sir, wonderful camping. No worries. Mega-mega love shoutout, Madam Joanna. A pleasant evening po, Tito Daisy, at sa lahat. Kinig lang po, thumbs up down. Thank you so much, Madam Joanna. Have a pleasant Thursday night. Patnubayan ka, bayan ka na ng ating poong may kapala. O, di ba? Tapos ito, may nag-comment. At Bailey, 5558. Sabi niya, bakit hindi na po magkasabay ang Magkuya Dave at si Nito Luis? Yan ang tanong niya. Sumagot naman yung Sonia Cervantes siguro to. Panoorin mo kasi para alam mo. Nasupalpal naman siya agad-agad. Ah, di ba? Nakakatawa lang. Nagtanong pa. Bakit hindi nasabay si Kuya Dave at saka si Luis? Eh, yung isa nga dun niya nagpunta eh. Yung isa dun talaga sa car park siya pumunta. Eh, yung isa dun talaga sa hintayan talaga. Ng sasakyan. Eh, di sinupalpal tuloy siya. Sabi ng ganun, manood ka kasi. Para alam mo. O, di ba? Suwabing. Mega love shoutout, Madam Juay. Good evening, Ma'am Daisy, at sa lahat nandito sa LS mo. Thumbs up down. Good evening din po, Madam Juay. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko, sa prayers para sa lahat, at sa pagmamahal mo po para sa ating kibin. Mega love shoutout po sa 150 plus viewers po natin. Mega love shoutout, Madam Veronica Marquez. Hello, Ma'am Lovely Daisy. Thumbs up down. Thank you so much, Madam Veronica Marquez. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko, sa prayers para sa lahat, at sa pagmamahal mo po para sa ating Kuya Dave. Patnubayan ka, bayan ka nawa ng ating Diyos. Ito yung nagre-reklamo, pero may comment siya. At Jeanette 123. Nandyan po yata kasi may nagsabi nga palagi daw naka-face mask katulad nung nanay, mga epal lang. Kasi need nga mag-face mask dahil sa pertussis. Yung ide-depensa mo siya dahil sa pertussis na sakit is common na yan, di ba? Nag-circulate na siya. Pero sana, kung noon is hindi siya nagmamas, you can say that. Kasi, that is one way to protect yourself naman. Ang problema, magmula noon hanggang ngayon, talaga nagmamas siya. Kaya may pertussis o wala, nagmamas pa rin naman siya. Kaya, doon ako natawa talaga. Sabi ko, really? Ginawa pang mga tanga yung nagbabasa. Sabi ni Sir Wonderful Camping, may tinatapos lang muna ng mga sandamakmak na reports. Ewan ko ba bakit may papel-papel pa na lang machine gun. Para tapos lahat, balik ako mamaya kapag tapos na po ako. Eh, sige po, Sir Wonderful Camping, take your time. May 2 oras pa. Hayaan mo yung papel-papel na yan. Kailangan din yan. Ikaw talaga. Mega love shoutout, Madam Mercedes. Madina kayat gumisit, sis. Kakaisun napin mo daw matbasit. Medyo tanalidom ni inana kasi syempre so na medyo
nagmulagat basit di kudil na eh so nga hanak kay ngumisit kasi ay ganun pala yon. Eh kung gusto ko palang magpaputi hindi ako magpapaaraw. Ay nako po nanay. Masakit siguro sa balat, Madam Mercedes, kaya nandun sa lilim. Bakit malilim din naman dun sa may parking, ah? Di ba may mga kahoy? Sabi ni Madam Alona yun, tis panoorin ko yan mamaya sis ng buo ang vlog. At pansin ko lang, palaging naka-mask, face mask, kasi ayaw makita na pangit na labi. Pag naka-face mask, feeling guwapo na. Mega mega love shout out, Madam Admin Vienna, Laluan. Good day and night to all. Shout out to Inanak Jaya and Joanne, Miss Oli, Miss Princess Jella, Miss May Comboy, Maring Madam Cheryl, Madam Amina, Madam Elsa, especially to you, sis founder, and your family. Thumbs up, Dana. Have a blessed Thursday evening po sa'yo, Madam Admin Vienna Laluan. Maraming salamat sa pag-shoutout sa lahat. Sa prayers para sa lahat. At patnubayan-kabayan kanawa ng ating Diyos. Ipag-adya ka niya sa anumang kapahamakahan. Naglakad ang batang kapitbahay. saglit. Ayan. Sige. Mega love shoutout, Madam Remedios Liego. Hello, Ma'am Daisy. Good afternoon. Thumbs up din. Good afternoon din po, Madam Remedios Liego. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko, sa prayers para sa lahat, at sa pagmamahal mo pong tunay para sa ating kidib. Sabi ni Madam Ate Cons channel, dito pa rin, Ma'am Daisy. Sige po, pupuntahan ko po ang bahay mo. Basahin ko lang po ulit ito. Sabi ulit ng Jeanette, binubura na comment ko now. Ang sarap lang supalpalin ang mga pag-uugali eh, mga filinera kasi. Mawalang galang na po, hindi po kawawa ang buhay, Madam. Kawawa dahil sa mga sinasabi, like po yung inasta nung aling nanet. Papahabain pa ba natin ito, sabi niya. may sumagot. Walang respeto tawag dyan. Akala kasi sobra yaman ni Tekram para maigastos. Araw-araw sila nag-isip na kung walang manood sa mga vlog ni Tekram, wala din naman silang magagastusin. tapos ito, Susan Ranada, 17. Turuan din po nyo si Luis. Kailangan po ni Luis gabay nyo at pag-develop sa kanya. Mga ano. Tapos si Yumilam. Hindi naman po kayo patas. Hindi porque konti sponsors ni Luis. Ganun-ganun na lang. Bakit po Tatay Ram? Very unfair naman kayo. Unsub na ako. Avid fan nyo po ako. Halata po. Kupanon na may favoritism kayo, tahimik lang ako, sabi niya. Ay tahimik lang kami, besides si Kuya Poren ang laging lagi nagtatanggol kay Luis. Poor Luis. Anyway, kahit sa public ka mag-aral, gagalingan mo. Praying for your success is scary lang. Maraming bully matatanggap si Luis. Yun lang, ayun ang comment ni nila. Comment ni Yumilam 4760. Siya pala yung mag-a-unsub na daw siya. So, tagal naman niyang ginawa. Di ba? Tagal nilang ginawa. Maniwala naman. Ano yun? Banta-bantaan lang. Huwag naman gano'n na magbanta-banta ka. Tapos hindi mo naman pala kayang gawin. Saglit. Pasok pa ako sa 501 highlights ulit ni Madam Ate Cons channel. Ay, nagluluto ang amo ko ng pagkain niya ba? Nagluluto.
Sabi ni Madam Admin Vienna, hello to Dave and all lovely ladies. Ah, grabing pagmamahal ni Madam Admin Vienna. Ah, hindi pala pumasok. Sa ating kay Dave, at grabe prayers at napakagandang bouquet ang handog naman ng ating Admin Vienna para sa lahat. Patnubayan-gabayan ka nawa ng ating Diyos, Madam Admin Vienna. Sabi ni Admin Vienna, late ako, just arrived and having dinner. Kinig muna ako, sis founder, at nawawala ako sa kawalan. Sige po, Madam Admin Vienna. Sabi ni Madam Princess Dela, ano daw yun, founder, ganda? Sinabi niya, hahaha. Ganda, pakinggan founder, salita, new po, I love it, I like it po. May grab shoutout, Madam Teresita Garduque. Gandang gabi, Ma'am Daisy. Pogi day, but sa lahat na nandito sa LS mo, thumbs up dan. God bless us all, keep safe always, Ma'am D. Keep safe also din, Madam Teresita Garduque, magandang gabi. Patnubayan at gabayan ka nawa ng ating Diyos, ipagkaloob niya ang kahilingan ng iyong puso. Madam Princess Yelang, sabi ni Madam Mercedes, ayaw daw niya kasing umitim. Yun, pumuti-puti na nga lang daw ng konti, tapos papaarawan mo pa, edi wow na wow, diba? Kaya yun ang sabi niya, kaya daw hindi pumunta doon sa car park kasi ayaw nga daw umitim kasi yung lalakarin niya is mainit. Kaya ayaw pumunta sa initan. Sabi ni Madam Princess Zella na maganda, mapagpalang gabi po sa iyo, Ma'am Admin Vienna, na mabait, matalino at maganda. Musta ka na po at ang buong pamilya mo po, naway gabayan at patnubayan ka po ni Allah at ang buong pamilya mo po. Amen. Sabi ni Madam Joanne, ano yung Tita Daisy Bash? Ayun, Tita Daisy, picture ba siya na kailangan i-develop? picture daw ba na kailangan i-develop? Oo nga naman, ano, di ba? Ang gusto niya sigurong tukuyin din is turuan niyo naman din daw si Luis na mag-drive. Kailangan din daw niya ng gabay. I-develop daw yung ano niya na magmaneho. Eh, paano mo tuturuan yung tao na hindi naman nagkukusa, hindi ba? Kailangan bang pilitin mo? Eh, kung gusto niya talaga, eh, sabihin niya, pwede po ba turuan niyo din ako mag-drive? Eh, kaso ayaw niya eh, hindi siya nag-drive eh, di ba? Eh, ba't mo pipilitin? Bakit kasi, kailangan na kung ano yung meron si Dave, kailangan ba na pati siya? Eh, bakit dun sa pagpapaandar ng generator is hindi nila sinabi na tuturuan si Luis, bakit hinayaan nilang si Kuya lang? Kung talagang fair sila, di sana sinabi nila, turuan niyo din po si Luis para kung walang isa, meron pa yung nakakaalam. Eh di ganun sana, kaso wala, tamad din pala nila, katulad din nila. Sabi ni Sir Rosalito Liagona, sinabihan na nga ni Noah pero wala pa rin, naghintay pa talaga dun sa lugar na makita na sinusundo siya. Ganon pala yung bata na mabait, ma-attitude, tahimik, at feeling rich. Diba? Tinanong. Tapos ang sabi ni Noah, sinabihan ko na po eh. Diba? Tapos hindi pumunta doon. Naghihintay sila doon. Nasa labas pala. Diba? Eh, tama nga. Yung sinabi ng nag-PM sa akin na hagalpak ako ng tawa. Diba? Mas magandang maghintay sa labas dahil nga naman makikita ng mga classmates niya o mga tao na may sumusundo sa kanya na magarang sasakyan. Sabi ni Madam Princess Yelena na maganda, go ahead and subscribe ka now. We doesn't care kasi we already knew na matagal na kayo ang subscribe ka. Techram, ano yan? Ano yon? Banta? Kakaloka kayo, sabi niya. Huwag kayong ma-high blood, binabasa ko lang. Marami pa, pero wag ko nang basahin. Hayaan nyo na lang. Sabi ni Madam Princess Zella na maganda, likewise, Miss Princess Zella, may God bless you more and more. Stay safe and pretty as always. Sabi ni Sir Celito Liagono, good evening po, Ninang Vienna Laluan. Hope you're doing fine and in good health always and your family.
sabi ni Madam Lina Antino, seatbelt po talaga importante. Noong nasa Singapore ako, nabangga kami at kung hindi ako naglagay seatbelt, I'm sure sa ospital ang bagsak. Sana yung mga bata wag nakatayo pag nakaantar ang car. Okay. Ito ha, tulad ng lagi nating sinasabi, nakupunan natin yung mga bagay-bagay para na rin sa kabutihan nila. Hindi tayo nang babas, kundi sinasabi natin yung mga nakikita natin na mali para itama po nila. Okay lang naman makipag-usap ng ganon, kaso nga lang, car safety. Dapat kasi alam din talaga ng driver yan. Ulitin ko po, sabi ni Madam Lina Antino, seatbelt po talaga importante. Nung nasa Singapore ako, nabangga kami at kung hindi ako naglagay seatbelt, I'm sure sa hospital ang bagsak. Sana yung mga bata wag nakatayo pag nakaandar ang car. Yun kasi napunta ko pa noon pa. Pero nang sinabihan nila akong basher, medyo hindi ko na nga pinapansin. Sabi ko sa isip ko, bahala sila, anak naman nila. Pero ngayon may pumansin. Diba? So pag-usapan. Kasi nandito na rin lang din. Pag-usapan na. Kasi ganoon naman talaga eh. Ang haba ng harang, Ate Cons, 5 minutes. Sabi ni Madam John, good evening po, Ninang Vienna. Have a blessed Thursday evening po. Ingat po lagi. God bless and your family. God bless you and your family. Sabi ni Madam Rosenia Larocco, hi ulit, lovely Daisy and Queen Dave. Hello din po sa iyo, Madam Rosenia Larocco. Mega mega love shoutout, Madam Rosenia Larocco. Maraming salamat sa pagpasok na muli. Sabi ni Admin Vienna, God bless inaanak JL and stay safe and healthy. Sabi ulit niya, God bless inaanak Joan and may God bless you more. Sabi ni Madam Princess Jelle na maganda. Okay, sabi niya. Saglit. Okay po, gets ko na po, founder, ganda. Kaya nga po, feeling rich, yabang din niya po. Magalang shoutout, Madam Marilo Biadnes. Hello, sabi niya, hi. Hi din po. Nasa bahay mo na po ako, experience pagkaitay at night. Patnubayan gabayan karawan ng ating Diyos. Maraming salamat po sa pagpasok dito sa live ko po, Madam Marilo Biadnes. Sabi ni Madam Princess Yela, thank you so much po, founder, ganda. At sa pag-translate po, sorry po. Okay lang yun, don't say sorry. Sabi ni Madam Julie, kapag gusto nilang ipaturo kay El yung pangmayaman, hindi yung pangmahirap. diba? Gusto pala nilang matuto yung bet nila. Dapat sa lahat ng bagay. Dapat turuan din ni Certecram na kung pagbaba ng sasakyan at may mga karga, tumulong sa pagbaba, 'di ba? Tumulong sa pagbubuhat ng mga kargada na dala-dala ng sasakyan, 'di ba? Tumulong sa gawaing bahay, makisama sa may-ari ng bahay. 'Di ba? Yung pakikisama kasi 'yun ang number one. Nakikitira ka lang, kailangan matuto ka rin makisama. Sabi ni Sir Celito Liaguno, evening po, Ma'am Princess Zella Lamid and Miss Joanne Hope, both of you are doing fine and in good health always and your family. Sabi ni Madam Princess Zella na maganda, hello Sir Celito Liaguno, blessed evening po sa iyo at buong pamilya mo po. God bless you and your family. Amen. Keep safe always. Tapos, sabi ni Madam Princess Diela na maganda ulit, ha ha ha, exactly correct ka po, Sis Julia Kapulong. diba? Pero, dun talaga ako nawindang, paano naging unfair
si Tikram doon sa ano. Mega love shout out Sir Edmund Balse, maayong gabi. 51 tamsak po sabi niya. Thank you so much Sir Edmund Balse. Tapusin lang po natin kay Madam Marilu Biadnes, isusunod po kita. Mega love shout out Madam, ay sabi ni Madam Fraulein Ines, vlog tune in lang sis, dito lang nakikinig, busy pa ang kunyang sis. Ay sige po Madam Fraulein Ines vlog. Mega love shout out Trick Channel. Thank you so much po sa pagpasok dito sa bahay ko. Patnubayan-gabayan nawa kayo ng ating pong may kapal. Sunod-sunod na po yan po ha. Para makapagbalik naman ako sa inyo ng suporta. Doon talaga ako nawindang kasi wala talagang rason para sabihin nila na unfair si Tekram. Kasi tinignan ko eh, wala naman siyang sinabing hindi maganda. Tapos, mag-unsubscribe na daw siya si Lumilam kasi ang tawag dito kahit daw sa public na mag-aral si Luis, ano yun? Parang biglang ano, biglang may ganun eh, wala namang ganun na usapan doon sa vlog, kaya sabi ko, oh bakit ganun yung mga ano nila nung napagbigyan sila na vlog sila, part 1 to 3 ang saya-saya nila. Ngayon naman, na ganun lang yung vlog. Kumbaga, 1-8 nga lang yung kay kuya eh, sa kanila eh. Kasi siyempre yung family niya, yung halos kabuuan ng vlog na yon. Kung hindi lang sa thumbnail na si kuya, eh di walang manood na Daisy. diba? Kaso nakita ko si kuya eh, kaya nanood ako. Kung sana hindi nakalagay na kuya, hindi ko pinanood. O, diba? So, sabi ko, minsan, hindi rin sila, ano, hindi rin sila fair. Naghihingi sila ng fairness, pero sa sarili nila, hindi naman talaga sila fair. Gusto nila, alagi na lang yung, ano nila. At syempre, depende sa may-ari ng channel kung anong gusto niyang gawin, kung anong gusto niyang i-vlog. Eh, bakit nung nag-vlog ba sila dun sa alaga nila, is nagsabi ba tayo ng unfair? We didn't say anything about it. We didn't say anything like that. Kasi hinayaan nga natin, di ba? Tapos, ganyan naman din yung sasabihin nila. Hindi. Minsan talaga doon mo palang makikita talaga gumagawa sila ng mga bagay-bagay na wala naman talagang kasesens yung magsasabi sila, tapos mag-unsubscribe na daw sila kasi halata daw na may favoritism. Bakit pa nung sinabi mo na may favoritism, di ba? Eh naglambing yung bata eh. Baka pagod ka na tayo, baka pwedeng ako nang magmaneho. Sabay tingin sa tatay niya. Eh, alam mo naman, kung makatingin si Kuya Dave, may magneto talaga. Tapos lumapit pa siya dun sa harapan. Ayaw ko sana, eh, pero bumababa naman. Diba? Ayaw ko sana, eh. Pero bumababa naman ang sasakyan dahil ipamimigay niya kay Kuya yung ano. Ano yung pagiging unfair niya? Na hindi naupo sa harapan yung bet niya? Eh, di ba nga, hindi nga pwedeng dalawa ang yung bata doon sa harap maupo? O, tsaka hindi pwede yung driver's license bearer na walang katabi na professional driver's license bearer. Hindi yata sila nakakaintindi. saglit lang po ha, mga Sir Edmund Balse, Madam Fraulein, and Sir Trick Channel. Sunod-sunod na po yan. Sabi ni Madam Cristina Necesito, baka hindi pa sila naka-move on sis tungkol kay Mother Dear na bumisita. Ano yun gusto nila? Buong buwan pag-usapan. Sabi ni Madam Julie Kapulong, kasi siguro sis wala si El sa billboard kasi andun si Kuya. Eh kasalanan ba ni Tekram? Ay Diyos ko mga isip tok mo ba? Kasalanan ba ni Tekram kung wala si El doon sa tarpaulin? School's decision. May school board sila. Bakit sisisihin nila si Tekram na naging unfair?
dahil pinakita niya yung billboard, eh wala doon si Luis, ganun ba? Eh bakit? Nung in-upload din naman nung achievers doon sa school, wala din naman si Kuya. Ala nga naman sabihin nating unfair, eh yun nga yung lumabas doon sa ano nila. Eh grabe sila, no? Kala ko ba matatalino sila? Kala ko ba nakakaintindi sila? Ayun pala, doon sa comment nila, mas grabe pa pala sila sa akin. May love shoutout sa 170 plus viewers po natin. Diba? Hindi na natin kasalanan yun. I mean, hindi na kasalanan ni Tekram yun na wala yung love na love nila, yung poging-poging bet nila doon sa tarpaulin. Desisyon ng school yun. O, oh, diba? Bakit pakikialaman? Kung nung nagbunye sila doon sa school page, hindi naman din ako nakialam. Ngayon lang nangingialam na talaga. Sabi ni Madam Princess Jello na maganda, founder, ganda, ganyan naman mga supporters ni Luis, mga demanding ko. Ayan nga, dyan lumalabas na talaga kung sino talaga sila. Patunay, nandyan si Ninong G. Diba, napasa sa kanya lahat? Yung pang-aalipusta nila sa Manalastas family, dinamay pa nila si Tita Sexy. Siyempre, love na love niya yun, honey niya yun. Di siyempre, magre-react siya, ay dinag-post siya. O, oh, diba? Tapos, natawa lang ako kasi may tumawag sa akin. Diba kausap nila si Mother Dear, si Mother Earth, tapos panay ang tumatawag sa kanya. Sabi tuloy ng kausap ko, baka tinatawagan, dinidiktahan kung anong gawin. Dinidiktahan daw kung anong gawin. Mega shoutout, Madam Anita Dio. God bless you more. Thank you so much po, Madam Anita Dio, sa pag-thumbs sa channel ko, sa prayers para sa lahat, at sa pagmamahal niyo po, super duper para sa ating K-Day. Patnubayan, gabayan, kanawa ng ating poong may kapal, Madam Anita Dio. Sige. Tapos na ako kay Madam Marilo Biagnes. Puntahan natin si Sir Edmund Balse. Saglit lang po nga kasi kailangan natin maging fair sa lahat. Sabi ko nga sa inyo kasi yung pagsuporta nila dito, malaking sakripisyo na rin po kasi sa kanila yon. Kaya socio-civic parade para mas mahaba-haba, 5 minutes. Maghintay lang po. May galap shoutout, Sir Nick Mangayaw. Dapat lang, di ba, karyo ni Dave? Ah, Sir Nick Mangayaw, magandang gabi po sa iyo. Patnubayan-gabayan kanawa ng ating Diyos. May galap shoutout po sa 180 plus viewers po natin. Ah, Sir Nick Mangayaw, hindi po car ni Kuya Dave. Car po ni Tekram yung puting sasakyan. Wala pa pong car ang ating Kuya Dave. Car po ni Tekram, registered under his name, Sir Nick Mangayaw. Pero ganun pa man, kahit car ni Tekram, pinagkakatiwala naman nila yung pagdadrive sa ating Kuya Dave. It's because naranasan na nila na smooth ang pagdadrive ng ating Kuya Dave. So, yun po yun. Patnubayan-gabayan kanawa ng ating pong may kapala, Sir Nick Mangayaw. Sabi ni Madam Mercedes, kas agitay tao nga dakkel apal da. Kasta agitay tao nga dakkel apal da. Ay, perme ah. Super duper talaga. Pag-inggit ka talaga. Kahit wala naman talagang dapat i-comment doon. Eh, nagko-comment ka pa na may pinasabi-sabi ka pang unfair si Tekram at may favoritism siya. Wow naman. Baka kami ang pwedeng magsabi na may favoritism. Hindi po kayo makael. Sabi ni Madam Alona Yutis, tama kasi, pag wala si Kuya, di ako nanonood. Kasi nga, gusto nila ilagay din bet nila sa billboard. Di naman bagay, balandra sa lahat ang pagmumukha. hindi naman siguro sa ganun. Kasi lang, syempre, sabi ko nga, may school board, may pumipili ng mga gagawin nilang modelo para sa eskwelahan. May batayan po sila sa kinukuha nilang mga modelo. Yung una kasi sa school page nila is hindi naman model yun. Hindi naman niya sinabing model. Kumbaga, yun yung mga achievers. Kasi nga, may honor nga, kaya siya napasali doon. Kaya yun po yun.
Salamat po, host, sabi ni Trick at Janela. Also, ma'am Marilo Biadnes. Yes po, sir. You're welcome po, Sir Trick Channel. Mamaya po, susunod ka na po. After kay Sir Edmond Palsy. Sabi ni Madam Alona yun, Tis, ipagawa nila ng sariling billboard at ilagay doon na sa EDSA. Taglit lang. Ay, ala, kawawa naman sila. Mega shout out, Madam Mama Sean. Blessed evening, sis. What unfair, nakisakay lang El, yung driver sa kanya, yung car. Mega love shout out po sa iyo. Madam Mama Sean, have a blessed evening po sa iyo. Patnubayan ka ba yung kanawa ng ating Diyos? Ulitin ko po. Hindi po kay Kuya Dave ang sasakyan, kay Tekram po yung sasakyan. Pinagkatiwala lang po siya sa kanya. Para lang ang tawag dito kasi nga panganay nga daw kaya ang tawag dito willing naman si kuya talaga matutong mag-drive dahil nga may pangarap nga siya sa buhay niya, so natuto siya tapos pinag-drive niya yung ano yung puting sasakyan. So rest assured po, para walang away sa magkabilang kampo, hindi po kay Kuya Dave ang puting sasakyan. Kahit po itanong nyo doon sa bahay nila, or you could also ask sa LTO, hindi po nakaregister sa pangalan ni Kuya Dave, nakaregister po siya sa pangalan ni Tekram. Ramil Manalastas. Mega love shoutout, Madam Amina Pakanya. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Dito si LDS ni Sis Founder. Thumbs up dan na po. Prayer soul, solid poging Dave supporters, subscribers, sponsors, all viewers. Love for you and poging Dave forever. Pagpalang umaga ng Thursday po sa iyo, Madam Amina Pakanya, patnubayan ka ba yung kanawa ng ating poong may kapal? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan. Diyos ang bahalang magbalik sa iyo ng liglig siksik at umaapaw na biyaya. Madam Amina Pakanya. Sabi ni Madam Princess Jello na maganda, ha ha ha, Founder, ganda, natawa naman po ako sa sinabi mong easy ba, tukmol. Sabi ni Madam Maria Cheryl mega love shout out, Madam Maria Cheryl Sabordino. Hello Ma'am Lovely Daisy, hope that everything is fine, drink more water. Ma'am Maring Vienna, inaanak Joanne at JL, Princess Jella, Ma'am Elsa, Madam Diana, musta ang lahat? Mapagpalang gabi sa iyo, Madam Maria Cheryl Sabordino. Pag-ingatan at gabayan kanawa ng ating Diyos. Sir Edmond Balse, nakatapos na po ako sa iyo. Punta na po ako kay Trick. Sinong Trick? Wala, dami ko palang babasahin. Saglit lang. Bagal kong... Hindi lang ako muna ako magsasalita. Dami ko palang babasahin. Tulong muna tayo kay Mrs. Sabi ni Sir Trick Channel. Saglit lang po. Solar is real talaga, Madam Maria Cheryl Sabordino. God bless you po. Sabi ni Madam Maria, sabi ni Madam Admin Vienna, bilhin ng mga makael ang school para siya palagi sa billboard. Problema ba 'yon? At si El lang maging student nila exclusive for di angat rich pa. Mega love shoutout, Madam Norsan Hamsan. Good evening, Ma'am Daisy and Kuya Dave. Thumbs up dan. Good evening din po, Madam Norsan Hamsan. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko, sa prayers para sa lahat, sa napakagandang pabuke, at sa pagmamahal mo po para sa ating Kuya Dave. Patnubayan ka ba yan kanawa ng ating Diyos.
Sabi ni Madam John, sorry Tito Daisy, exit muna kasi yung signal ko naglo-loading, parang ako din. Di kita makita kasi malabo kasing labo ng pagmamahal niya. Sabi ni Sir Nick, mga yaw, grabe kasi ang inggit nila kay Dave dahil marami nagmamahal at malapit na ang birthday ni Dave kasi pinaghahandaan ngayong June 12. Yun na nga, Sir Nick, mga yaw, diba? Sobrang inggit nila. Hindi nag-iisip yung nagsabi or yung nagturo na ipapablock niya. Sponsors, supporters, at ninong at ninang ni Kuya Dave. Grabe talaga. Pero sabi ko nga, para siyang nabigyan ng mag-asawang sampal nung sinabi ni Tita Sexy na nakapagpaunang padala na ang DM Armies. O, diba? Kasi sumigaw pa si Tatay Ram ng grabe, grabe, grabe. Kaya, dun talaga ako, tawang-tawa talaga ako dun. May maganda pong balita. Mega Mega Love shoutout, kids and more. Hi, it's my birthday today. Oh, really? Happy, happy birthday, kids and more. May God bless you. May you have many more candles to blow, many years to celebrate, and many gifts or presents to receive. God bless you more. Stay safe always and be happy. Happy birthday, kids and more. Sabi ni Madam Admin Diana Laluan, God bless maring Madam Cheryl. Yes po, grabe pa init. Pa rin init at lalong masakit sa ulo pag galing sa aircon, then lalabas bigla. Yun po talaga. Ako nga, pag may heater, tapos lalabas ako, malamig. Nagkakasakit din ako. Sabi ni Madam Maria Cheryl, Ma'am, silip lang kasi sked namin this time na brown out. Ay, sige po, Ma'am Maria Cheryl, God bless you more. Mega Mega Love shoutout, Madam Roberta Vailoses. Magandang gabi po sa iyo, pagpalain kabayan kanawa ng ating Diyos. Sabi niya, ako na maglagay ng mukha ni Mother Earth and Sun sa billboard dito sa Roma. Doon ko ilalagay sa ituktok ng Coliseo, o di ba? Sikat. Ha ha ha. Sa Coliseo talaga. Kitang-kita ng lahat. Siyempre, baka magtaka po sila. Sino yung mga yan? God bless you more po, Madam Roberta Vailoses. Sabi ni Madam Admin Vienna, Sis Founder, day tukmuk katulya. Tukmam. Sabi ni Madam Amina pa kanya, shout out to Madam Admin Vienna, Madam Make and Boy, Sis Princess Jella, kumusta po kayo? Gayun din po ang family ninyo at nasa mabuti po kayong kalagayan. Mega Mega Love shout out, Madam Lay, evening, Sis Daisy. Ah, nakatapos na po ako sa iyo. Trika Channel lang. 4 minutes 30 seconds pala siya. Meron pa po ba? Mamaya si ano. Mega Mega Love shout out po, Madam Lay, good evening din po sa iyo. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko, sa prayers para sa lahat at sa pagmamahal mo po para sa ating kiddie. God bless you more. Sabi ni Madam Christina, mareklamo sila, malay nila, ngayong mag-grade 11 sila, baka isa na siya sa nasa billboard. Kasi diba, consistent with honor, diba? Kaya maghintay lang sila ng para sa kanila. Hehehe. Iba po kasi yung sa Achiever, doon sa Tarpaulin, diba? Iba po yung basehan nila. Ay kung yung ilalagay nila yung lab na lab nila sa ngayong school year, edi magbunyo sila at least. Sabi ko nga para sa atin, dalawang consecutive years naman na naging modelo ang ating kay Dave. It's okay, it's enough. Wala namang problema, di ba? Yun ay kung mapipili yung mahal nila. Kung hindi, wala silang magagawa. Sabi ni Madam Admin Diana, good evening, Ma'am Amina. God bless you and your family. Mega Mega Love shoutout, Madam Esther Tolentino. Good evening, Sis Daisy at Dave. Thumbs up dan. Good evening din po, Madam Esther Tolentino. Maraming salamat sa napakagandang pabulaklak. Sa prayers para sa lahat at sa pagmamahal mo po sa ating creative. God bless you more po, Madam Esther Tolentino.
sabi ni Madam Mercedes, amo magita ba sir kaslada nakiwar nga kuton. Madam Mercedes, ayan, tumatawa si Madam Admin Abiena. Alam niyo yung ano? Amo madibunar kasjay. Alam niyo daw yung ano, sabi ni Madam Mercedes, yung mga basher daw, parang yung, alam mo yung mga langgam, kapag may nakakita sila ng ano ng masarap na pagkain, dinadayo nilang lahat doon, 'di ba nandoon. O kaya yung bahay nila is ginalaw mo siya, 'di ba, maglabasan silang lahat. Ganon. Ganon yung ano, ganon yung mga basher daw, sabi ni Madam Mercedes. Mega love shoutout, Madam Lalaine Marigmen. Hi po, good evening po, Sis Lacey at Dada Day, thumbs up Dan. Good evening din po, Madam Lalaine Marigmen. Maraming salamat sa pagmamahal sa ating Kuya Dave, sa pag-thumbs up sa channel ko, sa napakagandang pabulaklak, at sa super duper na prayers para sa lahat. Patnubayad-gabayan ka nawa ng ating Diyos. Sabi ni Sir Silito Liaguno, pasalamat na lang sana sila na nasali sa unang Billboard Chiswang. Masyadong mga piligirito. Piligirigro. Kaya pala feeling rich din yung bet nila. Piligirigiro. Sorry naman, nabulol ako, Sir Silito. Parang hindi naman yata yung billboard, sir, ano? Ay, billboard nga pala ng mga achievers. Okay, okay. Mega shoutout, sir, madam. Irene Lati Ano Nuevo. Good evening. Sabi niya, good evening din po sa'yo, Madam Irene Lati Ano Nuevo. God bless you po. Sabi ni Madam Mercedes, di ba, Costo Axis Vienna? Ha, ha, ha. Sabi ni Madam Amina pa kanya, silip-silip lang po, sis founder, comment pag nakasingit. Ako, tignan ko muna kung saan si Poging Day part, tapos nood ng upload. Nandun po sa, no, sa medyo dulo-dulo. Mega love shoutout, Madam Lady Almuena. Hello po, Ma'am Lovely Daisy and mahal namin kay Dave. God bless you and your family. Nag-enjoy ako dito sa channel mo, lalo na sa mga reactions and comments ng mga nagmamahal kay Kuya Dave. Patnubayan, gabayan, kanawa ng ating pong may kapal, ipag-adya kanya sa anumang kapahamakan at ang iyong pamilya, Madam Lady Almuena. Thank you po. Sabi ni Madam Princess Jello na maganda. Hello po, Ma'am Cheryl Sabordino. Blessed evening po sa iyo at sa buong pamilya po. Nawa ipagpalain ka po ni Allah ng siksikliglig at umaapaw. Amen. Ingat ka po lagi para sa mga pamilya mo po. Mega love shoutout, Madam Eunice Luzero. Good evening, kapatid, sa lahat ng mga nagmamahal sa ating Kuya Dave. Good evening din po sa iyo, Madam Eunice Luzero. Patnubayan, gabayan ka nawa ng ating poong may kapala. Mega love shoutout, Madam Jovita Lamire. Good afternoon po, Ma'am Daisy and Kuya Dave. God bless po sa lahat. Thumbs up dan. Good evening po, good afternoon, Madam Jovita Lamire. Patnubayan, gabayan ka din ng ating poong may kapal. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko, sa prayers para sa lahat. At sa pagmamahal mo pong super duper para sa ating Kuya Dave. God bless po. Sabi ni Madam Cherlan Vlog, hello sis, silip lang, busy life. Sige lang po, Madam Cherlan Vlog. Tamsak dan po, sabi ni Madam Eunice Luzero. Thank you so much, Madam Eunice Luzero. God bless you more. Sabi ni Madam Amina, pangalan feeling VIP, si iPad Kids, siya pa hinihintay at puntahan kung saan siya. Hi! Merits sa utak niya. Sabi ni Sir, wonderful camping. Sige, sagot ko ang patarpulin nila. Gusto nila sa impapawid. Ba ilagay or sa karagatan or sa kabundukan? Di pa, di sikat ano? Sabi ganon. Baka pag pinatarpulin nyo eh, kukunin ng mga tao eh, gagawin lang nilang pantake pa sa mga kulungan ng mga manok nila. O mga baboyan, o mga gagawin nilang ano, dun sa palayan. Sabihin nila, who are these people? Don't know them.
sabi ni Sir Wonderful, ay sabi ni Sir Rosalito Laguno, may magandang balita na naman about Tatay Freddy. Hay nako, pinangunahan na naman tapos bigla na namang babalik sa dating gawi. May galap shoutout, Florentina Tidra. Sabi ni Madam Princess Zelen, maganda, asalamu alaikum, sisa amina pa kanya, musta ka na dyan at ang pamilya mo po, naway gabayan at pagbabayan ka, yon ni Allah. At ang buong pamilya, pagpalain ka rin niya, lagi umaapaw. Amen. Sabi ni Madam Christina, nasisito na sakit mat niya kumaga, tabo na, Sis Daisy. Ha ha ha. Nasakit ang akumagat, kaya nga sila basher, eh, diba? Kaya nga hinanintulad ni Madam Mercedes yung mga basher sa mga langgam. Kasi kung mga gat sila, masakit. Meaning to say, kapag magsalita sila ng hindi maganda sa ating kidig, grabing sakit ng mga pinagsasabi nila doon sa bata. Tapos, kapag nasa mansion sila, hugas kamay, parang sila naman ngayon, ang lumalabas, na inaapi. Samantalang, lahat ng Tekram or Manalastas family, inaalipusta nila. O, diba? Lalo na si Tekram. Dinamay nga si Tita Joan, diba? O, di, akala mo, santo, santita pala, mga walaste. Diba? May pagbanta-banta pa na mag-unsubscribe. Eh, di gawin niya. sabi ni Madam Eunice Lucero, God bless us all, Dave Natics. Dave Natics daw. Sabi ni Sir Silito, pilingiro po yun. Una po, Ma'am Daisy, yung tatlo sila ni Noah, yung baga, kumbaga, masala lang ng kabig. Okay po, sige. Thank you. Sabi ni Madam Teresita Garduca, Sir Silito, anong good news doon? Nabasa ko, di na daw naliligo si Tatay Freddy. Kaya nga eh, isasagot ko sana. May sinabi, nung isang araw yata na vlog, basta may vlog na, ala, si Tatay Freddy daw di na naliligo. Tapos ngayon may good news. Dalawa na ang Dehins goalie. Sino kaya susunod? Let's wait and see. Ay, mega mega love shoutout, Madam Delia Cabertos. Patnubayan gabayan kanawa ng ating Diyos. God bless you po. Sabi niya, Sis Daisy San, saan mapanood yung nasa tarpaulin si Kuya Dave sa school nila? Ano ba yung thumbnail nun? saglit lang po ha. Puntahan natin. Saglit po. Kalimutan ko kasi yung thumbnail. Dito lang siya. Huwag po kayong mag-alala. Dito lang. Ang anak mo na magaling pang mag-drive. Tekram Kids po, Madam Delia Caberto. Punta po kayo doon. Medyo nung malapit na sila sa school. So, first part po kasi nag-uusap-usap po yung mag... totoong mag-aama. Doon po si Jillian at saka si Jace na kausap po yung tatay nila. At saka nandun din siyempre si Ninong G at saka si Tita Joanna. Vlog lang po kaninang umaga. Andyan si Madam at Charla Vlog. Sabi ni Madam Mercedes, yung mga basher sis, parang si nagbabalat kayo. Eh, gano'n naman talaga. Sabi ni Sir Silito Ligon, Ma'am Teresita Garduque, dumaan lang po sa wall ko po. Walang paki at ayaw ko manood. Sabi ni Sir Wonderful Camping, by vlog pala yun, akala ko wala. Wallastic ako, di ko alam. Ay, di mo pa alam, Sir Wonderful Camping. Kaya sabi ko, nakita nyo ba yun? Kasi, nung... kaninang umaga, inihatid sa school yung mga anak. Hindi ko alam ako ngayon, basta
kaninang umagang vlog, inihatid yung mga anak niya na bulinggit doon sa school. Nag-uusap nga sila doon niya, pa-inglisero nga mga bata. Tapos yun, kaya nga may nagsabi dito kanina sa comment section, sinabi na kung umaandar na daw ang sasakyan, huwag daw patatayuin yung mga bata para iwas disgrasya. Yun naman po kasi yung sinabi. So, which is true naman po. Kasi, di naman talaga maganda na umaandar yung sasakyan tapos may nakatayo. Saglit lang. Kasi nga daw, noon sa Singapore daw dati, nung madisgrasya sila, kung di daw siya nakalagay ng seatbelt, baka hospital na yung punta niya. Which is true naman, kasi hindi talaga dapat na nakatayo yung mga bata while the car is moving. Kasi syempre, hindi, kaya nga tignan mo, diba, biglang nagpreno, napaganon pa nga sila. Tapos sabi pa ng anak, bakit kaya biglang nagpreno? So yun kasi yung dapat nating anuhin doon. Kasi ang liit ng katawan, maiit siya sa harapan. Kung something happened talaga, hindi naman natin pinagdadasal. Pero yun is para sa kabutihan po nila. Eh, maliliit pa ng mga anak. Kaganda pa naman ng dalaga niya, diba? O, di ba? Pag-ingatan ng mga anak. Alamin natin mga bagay-bagay na yes, gusto natin sila makausap, pero let them sit down. Kasi yun nga yung mga ganun mga hindi inaasahang mga pangyayari is mapapahamak silang lalo. You need anything? Akala ko may kailangan. Nagbukas ng bintana. Maririnig din naman niya yung tawa ko. Ay. Kaya po yun yung ano yung vlog doon, Sir Wonderful Camping. Kasi nung malapit na sila sa school, Teram, saglit lang kuya, sabi niya kay Ninong G. Tapos nakita ko, sabi ko, ano kaya yun? Chismosang natural, di ba? Tapos nung inano niya dun sa ano, dun sa, pinakita niya dun sa wall ng school, uy, sabi ko po, screenshot agad-agad. Nakahanda talaga yung kaway. Kaya yun, nakita ko talaga, kasali pa rin sa tarpaulin, model ng school ang ating Kuya Dave. Mega Mega Love Shoutout, Melody Shorts Music. And nasa bahay mo na po ako. Satisfying ASMR Shorts, Video Sound Shorts Videos. Doon na po ako. Mega Mega Love Shoutout, Madam Melody Shorts Music. Sabi ni Madam Malona Yutis, Sis Daisy, puntahan ko muna yung vlog para makita ko si Kuya. Balik ako. Ay, sige lang po, Madam Malona Yutis. No worries. Mega Mega Love Shoutout, Madam Elena Pulido. Tamsak dan, nakahabol, sabi niya. Thank you so much, Madam Elena Pulido, sa pag-thumbs up at sa paghabol sa live. Huwag ka mag-alala, may isang oras pa. Maraming salamat sa iyo. Patnubayad gabayan ka nawa ng ating poong may kapal. Kanino kaya itong na-message na na-held? Sabi ni Madam Elena, hello sa mga solid Kuya Dave and lovely Daisy. Hello din po sa iyo, Madam Elena Pulido. Magandang gabi, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat sa pag-prayers para sa lahat at sa pagmamahal para sa ating Kuya Dave. God bless you more. Sabi ni Sir Wonderful Camping, Ma'am Daisy, di ko nakita si inaanak may kumboy. Eh di ba nag-ano-ano yung kanyang cellphone? Iparating ko na lang po na hinahanap mo po siya, Sir Wonderful Camping. Total, tapos naman na ako doon, saglit. Puntahan ko nga siya. calling the attention. Sabi ni Madam Julie Capulong, dito sis, kahit sa likod ka, naka-seatbelt din. Yes, kahit dito rin, basta nasa ibang bansa,
harap at likod naka-seatbelt kasi mga upuan may mga seatbelt talaga siya. Magalap shoutout Madam Aida Mercado. God bless you all. God bless you din po Madam Aida Mercado, patnubayan at gabayan ganawa ng ating poong May Kapala. Sabi ni Sir Wonderful Camping, ano ba yung ano na bang update sa inang mother deer na nagpapablock sa lahat? Sabi niya. Update? Anong klaseng update ba ang hanap mo, Sir Wonderful Camping? Siyempre, masaya na siya kasi ang plan B is umubra. Diba? I mean, plan C pala. Kasi plan A, plan B hindi umubra, kaya yung backup na lang siya umubra. Diba sabi nga nila, kapag masakit ang katawan mo, pag may pilay ka, tapalan mo ng tagumbaw sa amin. Ano bang tagumbaw? Madam Admin Viena, pareskyo nga. Ano bang Tagalog ng tagumbaw? Yung tanim na kinukuha mo yung kinukuskus yung kanyang trunk and then inilalagay sa dahon ng saging tapos ilulutuin sa ang pangalan nito sa may apoy na may langis. Yan pantapal, kaya baka may tapal sa Wonderful Camping sa suga, sa sugatan niyang puso. Mega shoutout, Sir Vincent Gonzaga. Hi, good evening, ma'am. Good evening din po sa iyo, Sir Vincent Gonzaga. Patnubayan-tubayan ka nawa ng ating Diyos. Sabi ni Madam Norsan Hamsan, Ma'am Teresita, di ba hindi din mahilig maligo yung vet ng kabila, kaya palagi nagkakasakit. Di ba dumugo pa ilong nun dati? Mega shoutout, Madam Yolanda Macario. Ganda gabi sa lahat. Solid day, Ben, Ma'am. Lovely day. Si Tamsakdan po. God bless sa lahat. Magandang evening po, Madam Yolanda Macario. Maraming salamat sa napakagandang pabulaklak sa pag-thumbs-up sa channel ko, sa prayers para sa lahat, at sa busilak mong pagmamahal para sa ating Kuya Dave. God bless you po, Madam Yolanda Macario. Sabi ni Sir Wonderful Camping, trial and error method pala. Oo naman, Sir Wonderful Camping. O, diba? Kaya nga, tatlong araw ko na sinasabi. Yung plan A niya, drama queen. Plan B, kukunin. Plan C, umuwi. Uuwi na lang ako. Sabi ni Sir Vincent Gonzaga, kumusta na kayo? Okay lang naman po ako. Palagay ko rin naman ay okay din ng ating mga ka-lovely Daisy na naririto po. Kayo po, Sir Vincent Gonzaga, kamusta na rin po kayo? Sabi ni Madam Eunice Luzera, tagumbaw, tuba sa Tagalog. Ah, tuba daw. diba? Kinukuskus yun, yung trunk niya. Para kuhanin yun, ipapainit para pantapal sa masakit. Kaya palagay ko, natapalan din na rin ang masakit na masakit. Sabi ni Madam Princess Diela na maganda, hello po Sir Vincent Gonzaga, musta ka na po sir? Musta na po ang operation ng kidney mo po? Ay oo nga pala, siya nga pala yun. Kumusta ka na Sir Vincent Gonzaga? Okay ka na po ba? Maraming salamat sa Diyos at may isang tao na napakabusilak ang puso. Nagbigay sa iyo or nagbahagi sa iyo ng kanyang kidney. Sana ay nasa mabuti ka ng kalagayan na Sir Vincent Gonzaga. Kaya pala sabi ko, iniisip ko, bakit sabi niya kumusta na kayo? Kumusta ka na po, sir? Siguro naman ay okay ka na. Mega love shoutout, Madam LB Pellegrino. Hello po, nakikinig lang, thumbs up dan. Hello din po, Madam LB Pellegrino. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko, sa prayers para sa lahat, at sa pagmamahal mo pong tunay para sa ating wedding. God bless you more po. Saglit lang po, kasi lumipad ang sinampay ko.
Saglit lang po ma, kasi baka mano yung sampay ko. Alisin ko na lang muna sa sampayan. Sige, kawawa yung damit. Kawawa talaga yung damit. Mali ka po kasi, kaya kailangan ko ng punin at baka manuhan pa ng alikabo. Saglit lang po ha, dalawa na lang. Bear with me guys. Para walang sinisilip-silip yung maganda kong amo. O, diba? Sabi ni Madam Elena, pulido yung nakita natin sa upload sa school, Ma'am Daisy. Kaya pala, may na-high blood na naman na comment sa comment section dahil hindi matanggap. O diba, yun nga sinasabi ko, diba? Na bakit naging unfair si Tekram? Eh, wala namang kinalaman doon. Kaya doon ako nagulat, doon sa comment nila na naging unfair si Tekram. Uy, Muning, huwag kang dito iipot, ha? Kurutin talaga kita. May pusa kasi na... Laki niya. Pinapakain ko kasi. Hindi alam ng amo ko. Nag-alab shoutout, Amen and Tube. Hi, sabi niya. Hello din po. I'm already watching your video. Amen and Tube. Nag-alab shoutout, Brindisi Igot. Parang narinig ko, sabi ni Kuya Dave, wala ka pa po seatbelt tie. Sagot ni Tekram, oh, sorry. Doon po sa last part, Madam Brindisi Igot, na ganon. Kaya nga, at least natutuwa tayo na kahit na papaano, mga pinag-uusapan natin dito about sa seatbelt, about sa mga ibang mga bagay-bagay, nakikita natin na sa kanila. Kumbaga, at least natuturuan din natin sila in a way, para sa kabutihan po nila. Hindi po para sa atin, kundi para po sa kanila. Ayun na nga, Madam Elena Pulido, na kaya naglabasan sila doon na parang mga langgam. It's because, ang tawag dito, ipinakita pa ni Sir Tekram, eh wala yung bet nila. Eh ano naman ang gusto nila? Sa kanila na lang balagi yung... mga ganong mga bagay. Huwag naman sanang ganon. Huwag silang maging madamot. Sabi ni Madam Princess Zella na maganda founder, ganda siya po yung may donor ng isa sa supporter ni Kuya Dave po, kidney donor po. Kaya nga po, Madam Princess Zella, nakalimutan ko lang. May correction si Madam Elena. Sabi ni Sir Wonderful Camping, may nabasa ang mga batos ko? May nabasa ang mga batos ko na kaya punta sa bahay ang inang mother dear kasi daw magpaayos ng motor. How true kaya? Ano, itaon lang siguro nila sa hot topic na autistic. Kaya nga hindi ko tinuloy yung topic na yan nung kahapon kasi may nauna ng mga nag-post po niyan. Kasi sinabi nila na may ebidensya sila, ako wala, sa hindi ko na lang siya idinagdag sa topic ko kahapon kasi I'm done, I'm in and tube. Mahirap din naman na post na nila tapos makikisaw-saw pa, pinabayaan ko na lang po sila doon sa ano nila yon kasi ang tawag dito, ayoko kasing pakialaman ng mga ibang mga bagay.
lalo na kung wala talaga akong hawak din na ebidensya, pinapabayaan ko po. Kung yun yung sinasabi nila, kasi sabi nga may ebidensya na daw sila, so let them be na lang, Sir Wonderful Company. Kaya ang sinasabi ko lang naman is good riddance. Kaya yung nasabi ko na good riddance, kasi parang nagawang issue or naging pinaka main ano nila is dun sa nangyari nga, dun nga sa autistic na yan, is yun na yung ginawa nilang dahilan para makapunta nga naman, o diba, sabay, alam na this. Sabi ni Madam Julie Capulong, wow, kumusta Sir Vincent Gonzaga, ingat po at God bless. Ganon din po sa donor ninyo po, God bless din. Hello, sabi ni Aminentube, I'm done one of your videos. Sabi ni Sir Vincent Gonzaga, okay lang, kalalabas ko lang hospital. Mag-iingat ka po palagi, Sir Vincent Gonzaga, patnubayan ka bayan kanawa ng ating pong may kapala. Sabi ni Madam Julie Capulong, it means Miss Daisy, natapalan na iyong may agila. Nagets nyo ba? Sabi ni Madam Princess Jella na maganda, maraming salamat po sa taong yun na nag-donor ng kidney po para kay Sir Vincent Gonzaga. Si Allah na lang po, bahalang magbalik sa kanya ng siksikliglig at umaapaw. Amen. Sabi ni Madam Margie Gonzalez, Sir Vincent Gonzaga, kumusta ka na po? Saan po? Sana po magaling ka na. Salamat sa sobrang pagmamahal kay Kuya Dave. Sabi ni Sir Vincent Gonzaga, very proud talaga ako kay Kuya Dave. Sobrang mabait na bata talaga. Sinabi mo pa, Sir Vincent Gonzaga. Sabi ni Madam Elena, Sir Wonderful Camping, may narinig sa upload noong paghatid kay Mother Dear. Narinig daw nila dun sa upload. Noong inihatid nila sa Baliwag Bus Station, si Mother Dear. Sabi ni Sir Wonderful Camping, nabasa daw nila dun sa group, nabasa lang. Ayun nga po, may nag-post po nga na group about doon. Pero hindi, nung yun sana sasabihin ko kahapon, may nag-PM sa akin na wag na kasi may nakapost na. So, kaya sinabi ko din naman po kahapon na wag na kasi nakapost na pala at may ebidensya sila. Sabi ko ako kasi wala akong ebidensya. Kaya yun po yun. Kaya para naman hindi sinasabi na nakikiano tayo sa kanila is pinabayaan na lang po natin na sila na lang yung magsabi. Whatever na ano doon, sila na lang po yung magdepensa kasi sila naman talaga yung naglabas. So, basta ako, masaya ako doon sa nakita ko sa vlog. Meron pang isa pero parang hindi pa yata panahon para sabihin ko yung isa pa. May galap shoutout, Madam Imelda Aquino Noriega. Good evening, thumbs up done. Thank you so much, Madam Imelda Aquino Noriega. Patnubayan-gabayan ka nawa ng ating poong may kapala. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko. So prayers para sa lahat. At sa pagmamahal mo sa ating Kuya Dave, God bless you more, Madam Imelda Aquino Noriega. Just got home from church, sabi niya. Ah, okay po, Madam Amy. Salamat po. Sabi ni Madam Sir Vincent Gonzaga, mother ba yun sa isang alaga ni Sir Tekram? Yes po, Sir Vincent Gonzaga. Bakit iba tingin niya kay Kuya Dave yung mother sa isa alaga ni Kuya Dave para galit siya kay Kuya Dave? Ayun na nga po eh. Alam mo yung ganon na dapat grateful sila. Bakit? Dahil kay Kuya Dave, maraming naabot ang channel nila. Dahil kay Kuya Dave, sinabi niya na kukunin nila, kinuha nila, well, si Tech Pore nang nagsabi na puntahan nila yung bata, pinuntahan naman nila, binilhan nila ng grocery, and then sinabi sa nanay niya na doon na lang at siya na lang ang magbibigay doon sa sinasahod ng bata, siya na lang magbibigay sa kanila basta mag-aral yung bata, which na nangyari naman na nag-aral yung bata doon, and then
here comes another story na ganito, ganito, ganyan, ganyan. Pinalayas yung mother dear nila kasi ganito, ganyan, ganyan. After a while, nung lumabas yung tatay nila, lahat naman sila nakasunod sa nanay nila. Pinalayas mo pa, susunod ka rin naman pala. Diba? Eh kaya sabi ko nga eh, ano yung drama lang para makuha yung bata. Sabi nga ng iba is, mukhang may hindi daw magandang ano doon. Kaya kumbaga parang gusto nila mapunta din doon kasi may isang bata din na kinubok. Hindi nila alam na dahil sa bata na yun maraming naabot na napaabutan ng pagmamahal, di ba? Tapos kung makatingin, ganun siya makatingin kay Kuya Dave. Bakit? Anong kasalanan ni Kuya Dave? Si Kuya Dave ba may kasalanan? Kung anong kasalanan ng tao na kunwari ay inaano nila. Sila nga itong kung makapagsalita, makapambas kay Kuya Dave. Pati yung dakilang Mother Earth na yan, kasali din siya sa pambabasa sa ating Kuya Dave. Kung makatingin talaga siya, tinging may inggit. Promise, totoo yan. Maniwala kay sa akin. Tapos, si Creator naman, sasabihin niya, anong may pa-promise ni Kuya? Bakit? Anong kasalanan ni Kuya? Bakit pa? Bakit mo sasabihin niya anong may pa-promise niya? Buti na lang, matalino yung bata. Sabi ni Madam Princess Jelen na maganda, maraming salamat po, Sir Vincent Gonzaga, sa pagmamahal mo po kay Kuya Dave. Naway gabayan, patnubayan at bigyan ka po ni Allah. Kalakasan, amen. Mag-ingat ka po lagi. O, diba? Bakit nila, ay, ang tawag dito? Sinisingit nila na ganon yung ano, yung anak nila. Hindi ba siya pwedeng magpasalamat na lang? At kahit anong ginagawa ng anak niya, napagpapasensyahan ng ating kidid. Kaya nga napa-upload ako eh, dun sa pangdudukduk ni Luis kay kidid. Para makita ng lahat na hindi siya mabuting bata. Inalis nga nila dun sa vlog nila. Bakit? Pinagtatakpan, ayaw ipakita na ganun ang ginagawa sa kanya. Wow naman. Kahit alisin nyo, marami nang nakapag-save ng video na yan. Kung sila, na-delete nila, ako hindi. May USB po ako, nakasave doon, pasensya na. Pero lahat ng mga ganun na mga bagay-bagay na alam ko na nasaktan ako, naka-video po siya, naka-andyan sa USB ko. Kaya wag po kayong mag-alala ha. Ako marami akong hawak na ebidensya. Baka kahit lumuha na ng dugo, hindi ko na mapatawad pagdating ng araw talaga. Maniwala kayo. Sasabihin nila na ganun. Diba? Ang tawag dito? Meron pa akong sasabihin. Nakalimutan ko. Regarding naman dun sa ano, dun sa, ang tawag dito, dun sa in-upload ng mga ibang mga grupo, hindi po ako nangialam po kahit kailan sa kanila. Kasi ayoko pong mangialam kung ano po yung gusto nilang i-post. At kasi karapatan po nila yon, page po nila yon, sila na po yung bahala dun. Ang tawag dito, basta yung kung ano man yung maging dahilan nila, basta para sa akin hindi umubra ang plan A and B, sa C sila kumapit, diba? Kasi nga sa C may mapapala ka, sa A and B walang wala talaga kahit anong drama mong gawin. Baka kasi pumasok sa isip ko eh, baka kasi ang sinabi is inaapi nila si Kuya Dave. So ibig sabihin, baka ang ibig sabihin dun sa loob ng bahay, inaapi nila yung anak niya. Ganun yung ano, yun yung naisip ko kasi yun yung pagkakasabi. Kaya bakit nila pinapapromise si Kuya Dave sa nanay? Yung bata ayaw niya magpromise. Tama, swak na swak yung sinabi niya. Hindi ako pwedeng magsalita, hindi pwedeng magsalita ang tatay ko. Tanungin mo ang anak mo.
kung anong sasabihin ng anak mo, yun ang paniniwalaan mo. Eh bakit yung anak, sasabihin ba niya na nagmumukmuk ako sa kwarto ko? Sasabihin ba niya yung masamang ugali niya? Ah, di ba hindi? Eh siyempre, diyahe naman na si kuya magsasabi, baka sabihin na naman nila, sinisiraan niya yung bata, di ba? So, mas maganda na lang ganoon. Siyempre, hindi rin naman pwede yung ulo ng tahanan ang magsasabi o mangangako. It's because, sasabihin na naman nila, pinapanigan niya ang isa, si Kuya Dave. So, ganun kasi, wala ka nang masasabi na mabuti para sa kanila. Kasi ang tingin nilang lahat, lagi na lang silang dihado. Buti pa yung bandihado. Sir Chef Noy from Irusin, nandun na po ako sa bahay mo. Ang title is Ayos Lang, Loni Santo Panaman. Magilab shoutout po sa iyo, Sir Chef from Irusin. Sir Chef Noy from Irusin. Sabi ni Madam Frolan Ines Black, paano sis nakasuot ng alahas si kuya yung isa wale? Eh bakit? Sa dami ng nagmamahal sa ating kidib, sa dami ng ibinigay sa kanya, dapat lang na magsuot siya ng alahas. Anhin niya yung mga alahas kung di niya isusuot. Kahit nga isa sa isang araw, pwedeng-pwede eh, di ba? Ano yon, inggit to the max? Or baka naman sinisipat kung tunay nga yung alahas ni Kuya Dave. Baka kinakalkula, magkano maisasan lang. Sabi ni Sir Vincent Gonzaga, nakikita ko kasi sa mata sa mother sa isa sa alaga ni Tekram na pailalim din tumingin kay Kuya Dave. Hindi maganda ang tingin niya kay Kuya. Sir Vincent Gonzaga, nagtataka po ka pa ba kung pailalim siya magsalita? Saan ba magmamana yung anak niya? Siyempre sa nanay niya, kamukha nga niya eh. Maputi-puti nga lang yung isa eh. O, diba? Pero kung hindi, kung wala siya doon, talaga magkakulay sila. Alangan naman na hindi sila magkakulay. Baka sabihin ng gano'n. Kanino ba yan? Pero hindi mo naman din maitatanggi dahil kamukhang kamukha naman niya ang kanyang nanay. O, diba? Kung bakit siya ganun makatingin, siyempre, mana-mana lang din yan. Dito na yung magtatrabaho. Sabi ni Sir Wonderful Camping, gusto ko sa una ang laptop king. Kaya lang, noong nakalabas sa tatay niya, parang tuko na nakadikit kay Sir. At yung tinanong na sino tatay mo, bakit sila milang tinoryo? Yun na, ayaw ko na sa bata. Kaya nga, Sir Wonderful Camping, noong una, okay lang naman kasi awad na awad din naman ako sa kanya kahit papano. Siyempre, yung nagtatrabaho siya doon, tapos kinukuha yung nanay na niya yung tatlong sahod niya. Eh, inisip ko ha, nagtatrabaho siya para sa pamilya niya. OMG, sabi ko sa isip ko, kawawa naman tong bata na ito. Tapos yun nga, doon nga sa lumabas na yung tatay niya, nandun mismo, katabi mo sa upuan yung sarili mong ama, sarili mong dugot laman. Ang taong pinadaa, kung saan ka pinadaan ng Diyos para magkaroon ka ng buhay dito sa ibabaw ng lupa is sa tatay mo, itatatwa mo. Doon ako nabwisit sa kanya, sa totoo lang. Doon ako parang sabi ko ay ayaw ko yung kanitong klase ng tao. Hello? 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 Bakit ganyan? Ito tapal mo. Madam... Madam Clea? Madam Clea? They are here. But they have a tape. They don't have something to... You see there? Ay, yung sinampay ko? Saglit lang. Yung damit ko pala. I took out your clothes, but my
Hayaan mo na kasi sila dyan. Saglit lang po. Sabi ulit ni Sir Wonderful, at yung batukan ni Luis si Dave, ba't nung nasa pula, sabi niya. Ayun na nga. Nagkaharutan daw po sila, Sir Wonderful Camping. Yun yung laging sinasabi. Kaya minsan naiinis ako. Paano nagkaharutan? Hindi nga sila magkausap ni Luis yung binatukan niya doon sa birthday ng anak ni Ryan, kasi si Ryan naman ang kausap niya. Tapos bigna lang niyang idinukduk yung ulo ni Kuya. Paano nagkaharutan? Dahil hindi nila ma-handle yung mga nagko-comment. Tinilit nila. Pero hindi nila alam, marami na po kaming nakakuha ng video na yon. Kaya ako inulit na pinost doon sa page ng Cagayan eh. Kitang-kita naman talaga eh. Huwag mong pagtakpan yung gawain ng isang bata na hindi maganda. Diba? Kahit matagal na yon, nakaukit na sa puso ko yon na ginawa niya doon na sa batang minamahal ko. Kaya, huwag silang ganyan na kunwari na yung pagmamahal nila. Tapos kung makatingin, akala mo kakainin si Kuya. Wow naman! Sabi nga ng isang nag-comment dati na kung patalim nga lang daw yung irap niya eh, baka nagkasugat-sugat na ang ating pwede. Sabi ni Madam Aida Mercado, ang galing nga ni Kuya Dave, ang sagot niya tama naman. Yung si Luis ang nakakaalam, nagulat din ako sa sagot ni Kuya. Tama lang yun, di ba? Magamagalaw, shoutout Madam Aida Mercado, patnubayad kabayan ka naman ng ating poong may kapala. Sabi ni Sir Wonderful, camping kaya pala, nakamas siya para matakpan ang mouthpiece. Ha ha ha. Napansin mo pala. Sir, what do you feel camping? Yung mouthpiece niya. Sabi ni Madam Mercedes, naka sa isip niya sis, bakit si Dave makakapal ang mga alas samantala anak niya wala? Aba, ay, doon na pinapatunayan niya na hindi talaga siya, they have something. Bobombahin nila kasi pinagbahaya na ng ibon yung kisamin. Madam Mercedes at sa lahat, ang tawag dito, makakapal talaga yung binigay na alahas sa ating kwiling. Kwentas, lalong-lalo na yung mga singsing at saka bracelet. Wow ha? I'm so proud. Member sila ng Cagayan Valley group. Yung nagbigay ni si Sis Chona Montecalvo or Montecalves dun sa singsing na pagkalaki-laki. Dahil nung pinakita niya sa akin is, ang tawag dito, ako ang pumili ng singsing na yon na ibinigay niya sa ating credit. O, di ba? Bigay na lang ni Kuya Ding. Wow, grabe. Ibinigay niya, itinaon niya sa slot ng Cagayan. Yun ang unang punta ni Kuya Ding dun sa Manalastas is sa page natin. So, kahit hindi natin sila, is yung pagtitiwala nila nandun. Kaya I'm very happy. I'm so proud talaga. Promise sa kanila. Di ba? Tapos yung bracelet niyang makapal, pinakita din sa akin ni Sis Virgie Araba. Na, sis, ito yung ibibigay ko kay Kuya. Nabili ko na doon sa binibilhan ko ng alahas from Dubai. Di ba? Nung umuwi, si Sis Robanches, Marie, Rosemary Robanches. Dala-dala niya yung singsing. Why you wear mask? Kasi, only for blossom. Ah! Yeah, your allergy, isn't it? Yeah. Oh, okay. Kaya yun, makapal yung bracelet na yun, di ba?
kaya nga masayang masaya tayo. Hindi ko naman siya inaano, nasasabi ko lang. Siyempre grateful din naman ako dun sa mga nagbigay ng mga present. It's because yung pagmamahal nila sa ating kay David, super duper talaga. Wala, hindi mo siya matatawaran, hindi mo rin siya pwede question. Kasi yun, galing sa puso nila. Sabi ni Madam Elena Pulido, pagdating sa ginawa ng bet nila kay Kuya Dave, bulag at pinis sila. Ayun na nga eh, diba? Bakit kapag kay Kuya Dave, love. Bakit pagdating dun sa isa, makareak, wagas. Sabi ni Madam Amina, pa kanya, by vlog sila sa sinabi ni Poging Dave, kunin na lang natin siya tay. Si Poging Dave pa nga, pinaliguan si Rich Kid at binigyan ng isusuot sa ibaba. Kaya nga po, di ba? Pero hindi naman kinuha. Kumbaga, inalis lang siya dun sa itikan, ibinalik sa bahay nila, pero nag-grocery muna sila, and then they played sa mall, kung saan yung malapit na mall doon. And then, ibinalik doon. Ang sabi niya doon sa nanay niya is, dito na lang po siya, mag-aaral siya, ako na lang pong magbibigay sa inyo yung sinasahod niya buwan-buwan. O, diba? Sarap nga ng ngiti dati. Sabi ni Madam Elena Pulido, na helpful message mo, pero hindi ko babasahin yung mga iba na hindi pwede. Sabi ni Madam Elena Pulido, may nabasa pa ako, sabi ng mga taga-kabila, mga supporters daw ni Kuya, may bago na naman daw tayong pagseselosan. Mga bulag na sila. Hindi ba nila nakikita na mo kasi, huwag ka kasi makialam diyan. Ano ka ba? Hindi ko kasi siya tatawagin. Magagalit naman sa akin. Pero pag dinawag mo nun, sobra namang pakialamera. Mega love shoutout, Madam Eva Arjona. Hello po sa lahat. Si Kuya Dave kasi ang life history ay may magandang aral. Ang kargador noon, heto na ngayon ang buhay. Kaya nga po, Madam Eva Arjona or Arjona. Mega love shoutout, Madam Eva Arjona. Patnubayan kabayan kanawa ng ating poong may kapal. Ay, may pantakip sila. Okay. Pera na naman. Sabi ni Madam Remedios Lego, mega love shoutout, Madam Remedios Lego, Ma'am Daisy. Sibad ang ngabilit. Sibad ngabilit. Saan na ba? Sibad nga bilit timatada nga kumita kini kuya isuda nga agina. Won sibad nga talaga. So ti sa umimat nga kasla kala agmatmata nga sibad. Iba yung ibon na no. Mega love shoutout Ruru Alonzo. Salamat Ma'am Daisy sa sobrang pagmamahal kay Dave at sa mga nagmamahal dito, love, ingat po, sabi niya. Sabi ni Madam Aida Mercado, ako mula nang makita ko si, kung nasabi ni Ramil, lapitan mo ang tatay mo, ano ang ginawa? Tumakbo siyang palayo, mula noon nawalan na ako ng amor. Diba? Ako din, kasi magulang mo yun. Kung wala yung magulang mo, wala ka din sana. One more there at the veranda. Can you tell them in English? Because they are already here, they can put one more there. Inside the veranda. Pero mene. There. Inside. Wait yan. You saw that? Yeah, but they can't go with the ladder. They'll go from the room. Ah, okay. And then he's dealing with Basti Veranda and Afki de Basti Veranda. Yeah, Afki de Veranda. Ah, okay. And what's that?
Kala mo hindi ko naintindihan na. Ako talaga tagatingin. Kasi kung hindi makikita, sa akin din naman ang sisi. Sorry naman po. Sorry, sabi ni Madam Elena Pulido. Sorry sis, na wrong type ko. Taga kabila pala yun. Dapat. Sorry sis, na mali type ko. Okay lang kasi hindi ko na binasa. Kasi yun yung word. May mga word talaga na hindi talaga ano, maano po ako sa community guidelines. Nakita ko kasi dapat takpan kasi nila. Kaya yun. Ay, tapos na pala manood dito kay Sir Chef Irosin pala. Tapos na, sir. Ang pinag-uusapan natin, magulo kasi itong mga 18 na taon talaga na may ginagawa ako ba? yun na nga po, Madam Aida Mercado, di ba? Yung sarili mong kadugo, tapos itatato mo siya, sasabihin mo, ituturo mo yung ibang tao na ama mo, di ba napakasakit sa puso ng mismong ama mo, yung hindi ka kilalanin ng anak mo, di ba? E sabi niya, mga 6 na taon yata siya nung makulong siya, o di ba? Di, at least may isip na, alam na niya, kilala na niya, o sino ama niya. Tapos nung sasabihin, tapos iba yung tinuro niya. Eh, kung ako si creator dati sana, kung ganun yung ginawa, sabihin ko sana, huwag mong sabihin na ako. Siya yung tatay mo na totoo. Ako yung tumulong sa'yo para makapag-aral ka, ganito, ganyan. Ganun sana. Eh, kaso kasi, hindi rin niya kasi, kumbaga, sinabi. Di ba? Sabagay, sabi ko nga, hindi naman tayo pare-pareho ng mga ginagawa, pag-iisip. Opinion ko lang naman na, kung ako yon, ora mismo sasabihin ko, siya yung tatay mo. Alam niya na siya yung tatay niya kasi pinuntahan pa nila doon sa kulungan dati, pero hindi sila pinapasok, pero pinasilip nila doon sa labas na nag-iyakan pa nga silang magkakapatid. So don't tell me na hindi niya nakita yung tatay niya. O di ba? Tapos ganun yung magiging reaction niya, hindi maganda. Kaya doon pa lang parang naano ako na hindi ko gusto yung ganitong klase ng tao. Itatatwa mo yung tao, yung dugot laman mo, porke ba ex-con siya, ganun na yung sasabihin mo na hindi mo siya ama. Huwag naman ganun. Alalahanin natin, history repeats itself. History repeats itself. So, let's wait and see na lang. Basta, ayoko magsalita. Sabi ni Madam, Sir, wonderful camping. Talaga, hindi na sinaway ni Sir kasi na-spoiled na sa kanya, sabi niya. takot siya kunin, sabi ng ganun. Alam mo yung ganun na, no? Yung mga ganun sana na mga ginagawa na mali, itama mo na siya agad. Habang may pagkakataon ka pa, habang nandun pa kayo sa sitwasyon na yon, is sabihin mo na na ganito. I-explain mo kasi. Ako, tatay-tatayan mo ako, pero siya yung totoo mong tatay. Dapat, yakapin mo siya, magmano ka sa kanya, ganito ang gawin ko kasi siya yung ama mo. Hindi pa naman kita isusoli sa ngayon dahil nag-aaral ka pa, magkakaroon pa naman kayo ng mas maraming time together. Ganun sana. Sana sa akin lang yon, hindi sa kanya. Sana kung talagang yung ano mo is yung sabagay, may mga tao kasi that they cannot express themselves din naman sa mga bagay-bagay, especially kung kulang talaga sila sa experience. Experience is the best teacher talaga. Pero may mga tao talaga na alam nila yung mga dapat nilang gawin without even having experience. So hindi pare-pareho. Pero kung noon pa man sana is ora mismo kung saan sila nagkamali is doon mo sila i-check. Mga anak ko, ganun eh. Kung saan sila nagkamali, i-check ko sila ora mismo. O, diba na, ay anak, hindi pwedeng ganyan, hindi ganyan, ganito, dapat ganyan, ganyan, ganyan. O, diba? Meron yung
Basta may pagka may isang pagkakataon talaga na medyo talagang nasermonan ko yung mga anak ko sa harapan ng tiyuhin ko, kasi tingin ko is hindi maganda yung sinabi. Kaya talagang doon pa lang pinagsalitaan ko sila kung saan talaga nangyari yung bagay na yon, and then I tried to explain kung bakit ako galit sa sinabi nila na ganon. So yung tiyuhin ko nakatingin sa akin. Tapos nung siyempre alam mo na, nagsorry na, may iyakan na rin sila. Tapos si ano, di na ano na yon, ang sabi ng tiyuhin ko, believe din naman ako sa iyo, sabi nila, kahit mag-isa ka lang, kaya mo yung mga anak mo. O, di ba? Yung kumbaga, ora mismo talagang parang ano, sabi niya, para kung, para daw siyang nahiya sa sarili niya kasi siya hindi niya daw magawa sa mga anak niya. Sabi ko, kung hindi mo sila ikokorek kung saan sila nagkamali, paano nila malalaman na mali yung ginawa nila? Sabi ko ng ganun. Mas maganda na yung nandyan. Pinaliwanag ko naman sa kanila na hindi panghihiya yung sinabi ko sa inyo. Gusto ko lang malaman ninyo na yung ora mismo na yung nagkamali kayo, kailangan alam ninyo yung pagkakamali nyo. Yun lang yung una't huli talaga. Hindi na nasundan kasi alam na nila yung ginagawa nila. It's because right at that moment talaga, na-correct mo na siya. Diba? Na-correct mo na sila. Mas maganda, wala na akong problema, 'di ba? Kasi natanim na sa puso't isip nila na hindi pwedeng gawin ang ganon, hindi pwedeng sabihin ang ganon. So, andyan na, malalaki na sila. Eh kasi dati naman kasi may padrama-drama din kasi si Sir, 'di ba? Hindi kita kayang ibigay, ganito, ganyan, ganyan. Kumbaga parang hay, minsan din kasi mga sinasabi minsan na wala sa sarili, parang hindi rin kasi maganda. Sabi ni Madam Mitsuri Kandiri, paano sabi niya obob siya kaya ganon din niya. Sabi ni Madam Elvio Chai, Sis Daisy, nung nag-birthday si El, hindi niya pinapunta yung tatay niya. O diba? Yun na nga eh, di ba? Na medyo parang masama din ang loob nila na hindi niya pinapunta yung tatay niya. Kung ako yun, di ba, nung ano na yun, kinausap ko siya before yung birthday. Siyempre, papangaralan ko talaga ng bonggang-bongga. Buti na lang pala hindi ako nandun. Kung hindi, disiplinado na siya ngayon. Pero yun talaga yung mali. Dapat pinakita mo na ikaw ang ulo, ikaw ang masusunod. Hindi yung nasa baba mo, yung nasa paa mo ang masusunod, 'di ba? Dapat ikaw ang nagpakita ng tawag dito, kahigpitan ba? Dapat pinaliwanag mo ng bonggang-bongga, tapos sasabihin mo, hindi pwede sa akin ang gusto mo, 'di ba? Sana kung gusto din nila. Sabi ni Sir Celito, kaya nga Ma'am Daisy, dami pang tao kasi birthday niya doon. Doon pa nga pamilya niya, tapos si Creator ang sinabing ama niya. Kaya siguro namihasa tuloy ngayon, feeling rich ang peg. Aya, baby pala, baby pala. O di ba? Yung kasi nag-away yung kapatid at saka yung tatay, mga kapatid at saka yung tatay, kasi yung dalawang ano, si Julian at saka si Angelo, sila yung nag-ano dun sa tatay nila, di ba? Tapos umayaw na rin siya sa tatay niya. For what reason na bakit ayawan niya yung tatay niya? Kung ikaw naman na nag-alaga, sinabi mo na wag ganyan, dapat ganito, ganyan. Sana, kaso lang, hindi nangyari. Anong magagawa? Kaya namihasa na nga. Tama ka, Sir Celito, namihasa na siya. Sabi ni Madam Yulalia Garcia, dati nanood ako ng vlog ni Tech Ram tungkol kay El.
Simula nang lumabas ang tatay niya galing sa kulungan, itinatwa niya ang tatay niya, kapito ko siya kay Tekram. Sabi ni Sir Wonderful Camping, baka takot sa family si Sir, di ba Sir Joselito? Sabi niya naman. Bakit ka matatakot? Ang dami mong pera. Pwede ka namang humingi ng protection if that yung kinatatakutan mo, di ba? Kung pamihasain mo na ganun ang gagawin nila na takutan to the max na lang, abay, anong ginagawa ng pera mo? Hindi ka maprotektahan, di ba? Hanggang kailan kaya magiging PD ang aking batchmate? Wag silang ganyan kasi kung madedehado talaga ang ating kidding, tatawag tayo ng rescue. Sabi ni Madam Mitsuri Kanjuri, naputol comment ko, di niya sinabihan na wag mong sabihin yan, siya ang tatay mo, ganun sana. You mean you're single, appear di ka nag-iisa, andito ako. Sana nga, Madam Mitsuri Kanjuri. Kaso nga, yun ang hinihintay kong gawin niya, hindi naman niya magawa. Sabi ni Sir Silito, parang ganun, Sir WC. Alam nyo kasi, yan ang sinasabi ng marami. Kasi nga, ex-con. Pero para sa akin, wala namang ano yan. Wala namang, hindi yun talaga dahilan. Mas may malalim na dahilan, pero hindi talaga yun yung talagang totoong dahilan. Kasi sabi nga nila, kung gusto mo, sabi nga nila, anong silbi ng pera mo kung di mo siya utusan. Sabi ni Madam Margie Gonzalez, di na ma'am yun, doon titira si Emma and Dave. Paano naman pagsisilosan ni Kuya? Ha? Bakit? May nabasa ka na naman ba na pagsisilosan ni Kuya si Emma and Dave? Hindi naman ganun si Kuya, di ba? Sorry. Alam ni Kuya Dave kung saan siya. Gumagawa lang sila ng kwento na naman. O, diba? Dahil may bagong scholar. Ay, nako. Lahat na lang. Sabi ni Madam Sir Wonderful Camping, kasi ang mga sinabi ni Sir kasi ano, ayaw kong magsalita. Ah, basta. Pero authoritarian naman na wala sa lugar. Lahat bawal, lahat hindi pwede. Lahat-lahat na lang. Yun lang, Sir Wonderful Camping. Magpapagawa ng motor para hindi kalawangin ang motor. Sasabihin pa, huwag kang titingin sa babae. Paano kung makasalubong niya yung nanay niya or si Inda, hindi siya titingin? Babae din naman sila. Sabi ni Sir Silito Leguna, pero sa gem na nagdala sa kanila kung nasaan sila ngayon, di nila pinahalagahan. Pinapahalagahan daw po nila. Yun ang sabi po nila. Pinapahalagahan naman daw nila. Diba? Alam mo yung ang tawag dito, yung makyat na ba sa taas? Alam mo yung sabi nila, mahal naman daw nila. Hindi daw naman nila kakayanin kung mawala. Hindi ko na po alam kung saan talaga ang totoo dyan. Minsan kasi, yung sinasabi ng bibig, taliwas naman kasi sa ginagawa. Kaya minsan ang mga tao wala ng paniniwala o kulang na sa paniniwala. O diba? So, yung napansin nyo pala na oo, sinabi talaga yan sa akin doon sa alahas daw kasi ni Kuya is ang haba, tapos makapal pa. Parang sinisipat daw kung magkano nga ba ito, maisasan lang. Buti na lang hindi na naman sinama si Kuya sa paghahatid sa kanila. At least moment talaga nila yon. Yun naman din kasi ang dapat. Huwag magsingit-singit ng kung sino-sino, parang hindi na naman
madamay na mabas yung bata. Paminsan-minsan din naman kasi may kasalanan din itong si ano eh. Ah, diba? Ganun na nga makatingin sa bata, imposible naman. Na hindi nila nakita. Kitang-kita nga sa camera kung paano siya makatingin, diba? Diba dati si, ano, si Elle, nung mga nakaraang mga taon, kung makatingin kay Kuya talaga, pailalim, o diba? Sabi ko nga, kung sana lang may nakapag-record doon sa pagsasalita niya ng murang Ilocano, eh di, sana meron tayong i-upload na naman. Kaso, wala kasi. Sinabi lang. Sabi ni Sir Wonderful, Camping, may narinig ako nagsasalita na huwag kayong mag-alala, kaya namin mag-handle sa mga bata. Ay, sinabi talaga yan. Sinabi po, live po mismo sinabi yan. Na hayaan daw natin sila kasi alam daw nila paano i-handle yung mga bata kasi sa kanila naman daw nakatira. So, yun po yung sinabi, Eddie. Yun ang sinabi. wala pa tayong magagawa doon kasi yun ang sabi nila. Kaya, di ba, napag-usapan na natin yung dati na alam nila yung ginagawa nila, pero kita naman natin na ano. Buti ngayon, hindi na natin nakikita sa mga vlogs. Naririnig man pa minsan-minsan, pero at least, hindi na gaanong, hindi na kagaya ng dati na sobrang ano siya. At least may improvement naman kahit na papaano. diba? Kaya nga sa ako, magpapasalamat ako sa inyong lahat. Yung sinasabi ninyo, yung mga nakikita ninyo, kung ano yung mga napapansin ninyo, para malaman nila na hindi lang talaga ako yung nagsasalita. Baka sabihin kasi nila na ako lang naman yung nagsasabi, tapos wala namang ibang nagsasabi. At least ngayon yung nandito tayong lahat, yung maraming nagsasabi ng mga saloobin nila tungkol sa mga bagay-bagay, is nalalaman nila na ay oo siguro kasi ang dami na nilang nagsasabi. Nakikita naman nila, naririnig naman nila, binabanggit yung pangalan, tapos kung ano yung message, comment nila, yung binabasa natin. Sabi ni Sir Wonderful Kabi, sa nangyari ngayon sa community niya, siguro bang, sino bang sisisihin? Di ba siya din? Si Sir. Ay. may nagsabi, actually may kausap ako, ang sabi ko is, ay, sabi ng ganun, bakit ang baba na, kasi number 19 na lang siya, di ba? Ay, bakit ang baba na, sabi ng ganun, kasi ang daming nag-aaway-aaway. Sabi ko, hindi naman yun yung dahilan. Ang dahilan diyan, sabi ko, is out na yung nag-aaway-aaway. Kasi anong magagawa ng aaway-aaway dun sa ano? It's just that wala talagang nag-viral na videos. Sabi ko, might be na naumay yung mga tao sa mga nag-vlog na palagi na lang yung mga may tama, na laging tumatama. Oops. Yun kasi yung sabi ko, di ba, na istorbo itong mga ito. Mamaya na lang. I think they run out of Madam Glea. They will be coming back because they run out of cover. Maybe they run out of cover to cover the holes. So they will come back. They put the ladder here. What's that? That's what they Kabedan ke si jerame? Eh, elistika ne kyo na tong la har. Che ki ke nyam ba. Yo, pero mes kyo ne. Tu di dame, che tu di andri pa. Tu di dame de jo ban, yo. Bueno, tu de si. Eh, de sta, ero mi dotto, i dame no do la no di para. Eh, bonne. Ai, che di ban un tin da. Ne, di ban. Eh, che mi scatti.
Sabi ni Madam Mitsuri Kanjuri, sa bali na talaga tirupan na, Jay. Ngay kas lang alis nga nabiyag, makapasugar karkarohan, imbabalik niya. When nga rod, Madam Mitsuri Kanjuri, sabi ni Master Joselita na, sa nakikita ko, Ma'am Daisy, sa mga upload video nila, hanggang salita lang si Creator, di sina sa puso. Sorry, it's my own opinion. Sabi ni Madam Mercedes, iso ata, Jay, apagsasauti Ilocano nga spoiled nga na baybayan. Spoiled nga na baybayan. True. Sabi ni Sir Wonderful Camping, kung di niya na-upload ang mga pag-uusap nila ni Ma'am Nanette, eh di sana nagkagulo at hindi susugod si Mother Dear doon. So ngayon, nagdi-delete sila ng bad comments. Eh kung ayaw nila ng bad comments, i-off ang comment section. Hindi po, doon sa ano yan, yung sinasabi niyo pong bad comments, yung nababasa niyo sa mga pages na sinasabi nila is, about dun po sa, no, sa, dun nga sa school, yung upload po kanina. Yung anak mong mas magaling pang mag-drive sa'yo, parang yun yata yung title. Dun po kasi mga maraming mga hindi magagandang comments doon about kay L na dinilit po talaga nila. Yun po yung sinasabi nila doon. Bakit daw yung bad comments sa patungkol dun sa isa is inaalis nila, samantala yung kay kuya hindi nila inaalis. Yun po yung sabi. Kasi may nagmarites din niya sa akin. Diba? So, kaya nga, dun nga sa naligo sila sa swimming pool, in-off nila yung comment section eh. Bakit kaya hindi na lang diyan? Kaso lang kasi, nung una naman kasi is hindi naman nila akalain na may magme-message ng ganun kasi maganda rin naman kasi yung video. Ang hindi lang maganda, yung mga nag-comments, bigla silang naglabasan. Sabi nga ni Madam Mercedes, para silang mga langgam na ginalaw mo lang ay or nakakita or nakaamoy ng masarap na pagkain, eh, dinumog nila. Eh, hindi siguro nila akalain na ganon. Ang nakakatawa nga doon, yung sasabihin nila na unfair si Tekram, na sa papaanong paraan, naging unfair naman siya. Ah, diba? Paano siya naging unfair doon? Di naman siya yung may-ari ng school. Di naman din siya yung nag-utos sa kanila na ilagay si kuya sa tarpaulin nila as model. So, yun kasi yung inaano. Tapos, unfair na naman, kailangan tuturuan din daw nila yung isa na mag-drive. Kailangan din daw niya na ma-develop. Kaya nga natawa ako dun sabi ni Madam Joanne, picture ba tita, di pinapa-develop. Diba, nakakatawa. Yung sabihin nila na i-develop naman daw nila at kailangan din naman daw ma-develop at magabayan. Bakit? Alam nyo kung ginabayan ng husto yan, naging disiplinado din sana. Kaso, he didn't submit himself for discipline. Yung nagawa nila kay kuya, hindi nga nila nagawa sa kanya. Diba? Nagamagalaw, shoutout, Madam Elsa, have a nice day po. Sis Daisy, may God bless you and your family. Stay healthy always po. Sorry po, na-late na. Kakauwi lang po, galing sa pulong. Tamsakda na po. Love you and kidding. Love you din po, Madam Elsa. Patnubayan ka din ng ating poong may kapal. Ipag-adya ka niya sa anumang kapahamakan. God bless you more. Sabi ni Sir Celita Liego, no, ayaw ba nilang makita ni Mother Earth at baka babalik ulit sa mansyon? ewan ko kasi may nagmarites lang sa akin. Sabi niya, may sasabihin ako. Sabi ko, ano yun? Baka daw araw ng monthly ayuda. Sabi ko, wala akong mako-comment diyan. Dahil hindi ko naman alam yung patakaran nila kung meron nga. Sabi ko ng ganun. Sila na pong bahala dyan. Total,
si creator naman ang kausap nila. Kung ano man yung usapan nila about sa financial, eh, nasa kanila po yun. Huwag na lang po natin pakikialaman. Pero kung ganun man, na ano, eh di baka mas kailangan ng medyo makapal-kapal na tapal dahil sobrang sakit nga ang kanyang naramdaman. They will come back because they live here the ladder. Have you eaten your medicine? Okay. Sabi ni Sir Wonderful Camping, silang unfair sa mga comments nila, hindi si Tekraman ang fair at that blog only. Please tell the school na alisin nila at ilagay ang kay Luis, sabi niya. Sir Wonderful Camping, tulad ng nasabi ko noon nung in-upload naman nila yung tarpaulin ng mga achievers na wala si Kuya Dave, na may isang maka-Dave na pumunta doon na halos turuan na niya yung school ng dapat niyang gawin. Na which naman na nag-against tayo doon kasi hindi rin naman kasi maganda yung panghimasukan mo rin yung school. Ngayon, kung may problema sila sa tarpaulin, pasukin nila yung school. Puntahan nila doon, kausapin nila. Ang tanong ng school, kaano-ano mo yung batang ipinaglalaban mo, di ba? Yun kasi number one, eh. Pag hindi ka naman kamag-anak or kadugo talaga ng bata tapos ikaw magre-reklamo, eh, mahiya ka naman sa balat mo. Sa vlog na yon, walang kasalanan si Tekram. Wala din naman siyang sinabing hindi maganda. Let us all be fair at all times din naman. Kaya nakakagulat yun sa mga comments nila na may nagsasabi na unfair. So, kung ako yun, unfair din yung comment niya, eh di delete ko na rin. Unfair siya eh, wala namang na sinabi dun or ginawa dun na hindi maganda. Ang sabi pa nga ni Tekram, nasaan si Kuya Luis? Hinanap pa nga siya eh, di ba? Ang sabi ni Noah, pinapuntahan ko na po. Oh. Pero hindi naman pumunta kung saan sila naghihintay ng sasakyan dahil gusto niya, hello, gusto niya maghintay doon sa mismong hintayan nila sa labas para nga naman to let the people see may sumusundo sa akin na magarang sasakyan. Sabi ni Sir Madam Mitsuri Kanjuri, di ako nag-comment doon, ang iksi naman ang appearance ni Kuya doon. Okay lang, pero huwag nang mag-comment kasi huwag nyo nang patulan yung mga nandun. Alam nyo na nga na sira sila, papatulan nyo pa. Sabi nga nila, kung pumatol ka sa baliw, mas baliw ka pa sa baliw. Sabi ni Madam Mercedes, kaya't nasa One Seas, mas mahal nila si Dave kasi dinisiplina siya. Yung isa bahala na may magulang naman siya, kaya lang yung mga pamilya ay konsentidor. Kumbaga parang ang style kasi, ang system ng dating lang sa akin yun, sa akin lang. Ang dating lang sa akin nun is yung pagbabantaan mo, nakukunin mo yung anak mo. Aba, pasalamat talaga sila, hindi talaga ako yung kumupkup sa anak nila. Dahil kung ako, ura-urada talaga, kukunin ko lahat ng damit ng anak niya, ibigay ko sa kanya. Sige, maglakad kayo pa uwi. Ah, di ba? Ako talaga, pag sinabi talaga na ayaw, sige, bigay ko, bakit ba? Ayaw mo eh. Hindi ako namimilit po talaga, ha? Pag sinabi sa akin na ganito, ayaw ko, bibigay ko kung anong gusto mo. Dahil yun ang gusto mo eh, di ba? Iba-iba talaga ang tao. Hindi naman pare-pareho. Kinukuha na nga kasi, ayaw pa. Gusto mong matapos ng lahat, eh, bigay mo na. Bakit ba? Doon nila gusto eh. Pero sa kondisyon ha, huwag na kayong lalapit sa akin. Huwag kayong hihingi ng kahit na ano. Dahil pinapaaral ko yung anak nyo na maayos. Gusto kong may maabot siya. Gusto kong makapagtapos siya. Dahil gusto kong makatulong sa inyo, sa kanya. Sa pamamagitan ng anak ninyo na magtatapos siya ng pag-aaral. Pero kung ganyan na nag-aaral siya, tapos iistorbuhin nyo lang ng mga walang mga ekang mga bagay-bagay. Eh gusto mo talagang kunin. Eh di kunin mo. Ganun lang ako. Pero salamat sila, hindi ako. Malayong mabait sila sa akin. So, pasalamat na lang sila na ganoon, di ba?
Ay, grabe. Grabe. Sabi ni Madam Elsa, good evening po, Ma'am Vienna, Ma'am Cheryl, Sis Princess Jelen, Brother Celito. May God bless you. Stay safe always po. Sabi ni Sir Celito Liaguno, good evening din po, Ma'am Elsa. Sana nasa mabuting kalagayan ka po palagi at ang pamilya mo po, sabi niya. O, diba? O, salamat talaga sila, hindi ako yon. Kung ako talaga, yung tatakutin mo ako na kukunin mo yung anak mo, okay, take it. Diba? Kaso lang mabait kasi si Tekram. Kaya, iniisip talaga niya is makapag-aral. Kasi kung isusoli niya sa ganitong mga pagkakataon na, kung kailan malapit-lapit na, parang failure na rin kasi siya. Maintindihan niya naman natin na parang naging failure na siya sa bagay na yun, di ba? Sa mga scholars na nga niya, ang dami na ngang failure. Dadagdagan pa ba niya ng isa pang failure, di ba? So, yun lang, parang pinatutunayan din lang niya na makakapag-aral, makakapagtapos yung dalawang bata. Yun man lang ang maging pride ng channel nila, di ba? Na makapagtapos. Kasi, well, yung iba naman nakapagtapos, pero nakita ko naman sa vlog, parang kinuha nila ulit si Wendell na maging scholar nila kasi binitawan na yata ni Tito RJ, di ba? So, nakita ko naman dun sa set of scholars na nandun si Wendell. Di ba nung naglaro ng chess si Tech June at saka si Emman Dave, sila ni Angelo at sila ni Jason, di ba? Nanalo si Emman Dave. Ganun siya kagaling maglaro ng chess. Sabi nga ni Tech Jun na huwag kang alis at kayong dalawang maglalaro, sabi niya. Eh sabi ni Kuya Dave, hindi daw siya maglalaro kasi pupunta na daw sila. May practice yata sila sa church kasi yung sinusuot niya na damit is yun yung uniform nila. Siguro sa youth ano nila dun sa church nila. So, hinihintay ko nga na sana, akala ko, kaya nga nanood ako eh, kasi akala ko maglalaro yung dalawang Dave. Kaso eh, may pupuntahan pala ang ating Kuya Dave. Kaya tinapos ko na rin yung aking tanong. Kasi yun sana abangan ko eh, na maglalaro talaga sila ni Kuya. Ganun talaga. Pero yung magsiselo si Kuya kay Eman, malayo naman sigurong mangyari, di ba? Ninong nga niya eh, si Ninong Joe, ang nag-i-sponsor doon kay Emma, alam nga naman pagselosa niya, di ba? At saka hindi naman din siguro ganun kaseloso ng Atwede para sabihin nila na magseselos na naman si Kuya Dave doon sa bagong eskola. Hindi naman. Hindi nga siya nagselos doon kay El, doon pa kaya sa ibang mga scholars, di ba? Mga minsan kasi mga maka-L din, sila gumagawa sila ng mga kwento. Kumbaga parang alam mo yung style nila, takutan, yung parang tinatakot ka nila kukunin ang anak, di ba? Pasalamat nga kako, hindi ako yung nag-alaga sa anak. Kung ako nag-alaga, binigay ko na para wala na akong sakit sa ulo. Tatakutin nila na mag-unsubscribe sila. Matagal naman na sila naka-unsubscribe. Abay, yun ang usapan nila dun sa bahay nila eh. Makakapagsinungaling pa ba yung maraming mga screenshots? Sabi ni Madam Mercedes, na nga to karay kay pamilya na awan mo't nga rod, kabailan damang paadal anak na. Sakbay ko man nagdesisyon, nga na pandemansyon, alaon anak na, kayak nga ta, kunana ko ma. Ay, Madam Mercedes kasi, kung nasulsulan ka, kasi yun naman sinasabi ninyo na nasulsulan daw. Kaya daw pumunta doon. Good riddance na lang yung nangyari na parang pinalaki nila yung hindi naman malaki dapat. Good riddance na nga ang tawag doon kasi syempre nakaplano na yan. Syempre inabot ng isang linggo, hindi na imposible naman di ka pa nakapagplano diyan. O di sabihin sana niya na yun nga, sabi, may pa-drama-drama, pinabayaan yung anak niya, ganito, ganyan. Pangalawa nga, kukunin daw yung anak, tapos hindi rin naman nakuha. Iniisip ba niya, kung kukunin niya yung anak niya, mapapaaral ba niya?
Ang number one tanong dyan is, sasama ba yung anak niya sa kanya? Sa salita pa lang ni Sir Tekram, hindi niya ibibigay yung bata. Kasi sabi niya, alalahanin niyo, may isip na yan. So, yun is warning. Kung marunong ka magbasa between the lines, yung sinabi niya na yun is, hindi rin niya ibibigay yung bata. Siyempre, namuhunan niya siya. Gusto nga niyang makapag-aral, makapagtapos din yung bata para hindi matulad sa kanila. So, yung pagsasabi niya na alalahanin niyo, may isip na yan. Ah, diba? So, ibig sabihin, kahit gusto niyang ibigay, kung ayaw din naman ng anak, wala din pala silang, wala din naman silang magagawa. So, minsan kasi, yung mga nagsusulsul, sabi nga nila, totoo daw kasi na may nagsusulsul kasi habang nag-uusap sila, panay daw ang kiriring ng kanyang telepono. Sabi pa nga ni Tekram, parang may gusto yatang kumausap. diba? Sabi ni Madam Imelda Aquino, pa-social kasi. Kaya pati yung ina, feeling rich din na hamburgera. Sabi ni Madam Elsa, likewise po to you, Brother Joselito. Sabi ni Madam, or Sir Ruru Alonzo, Kuya Dave, tahimik, mabait, magalang, never maghambog, kaya mahal siya ng mga tao. Yes po. Sabi ni Madam Mercedes, agijay makael, ti aginom sis, agimon sis, kasi na itsapwera manon, alaga dan. Kaya nga sila nagsabi na unfair si Sir Tekram. Kaya nagulat naman ako sa comment din. Paano naman naging unfair ng tao? Wala naman siyang ginagawa. Nagsundo lang siya. Naging unfair na siya. Akala ko ba, ang selosa ay mga makadave, bakit sila naman pala? Diba? Saglit nga lang pinakita sa camera eh. Siyempre, kaso lang, alam mo naman tayo. Mabilis tayong mag-script yan. Nakuha natin yung gusto nating makuha at nakita natin yung gusto nating makita. Kaya nga sabi ko, yung nakita ko, nakita nyo din. Sabi ni Ruru Alonzo, si Kuya Dave naglalakad talaga pero nashock ako bakit si Luis doon talaga nag-antaya sa gate. Ayaw nga daw pong mainitan, kaya yun. Sabi ni Madam Elena Pulido, bakit ngayon lang nasaktan bilang ina? Hinayaan nga na magtrabaho anak niya, tapos siya kumukuha sahod. Eh, siyempre, drama queen. Award, baka bigyan ni Sir Wonderful ng award. Sabi ni Sir Wonderful, kaming halata na hindi ibibigay o isasuoli ni Sir. Ayun na ngayon sa salita pa lang niya na, alalaanin niyo, may isip na yan. Yes, may isip na siya. Na siya, sila. Pero kung ako yung magulang, may paraan ako para makuha ko ang anak ko. Hindi ko sasabihin. Baka gayahin. Sabi ni Madam Imelda Aquino Noriega, sa sarili ko lang opinion, kaya siguro hinigpitan at hinubog nila ng husto si Kuya Dave dahil darating araw, maging isa na siyang manalastas, kaya siguro ganun paghihigpit nila, di kagaya sa isa na bahala siya. May mga kakulitan po si Kuya Dave pero never naging mayabang or hambugero. Lahat po ng tao may kakulitan po sa sarili. Ako makulit din po ako. Yan po yung katotohanan. Grabe makatingin kay Kuya Nanay ni Ella. Super super duper makatingin. Tawag namin sa Ilocano is seabird. Yung ibon kasi na parang handang Manila. Basta ganun. Sabi ni Madam Admin Viena, sabi ni Madam Elsa, good evening po, Sir Wonderful Camping. May Jehovah's blessings to you and your family. Stay healthy po, sabi niya. Tapi kasi ng buhok, sorry, makulit tong hangin. Basta ganun. Sabi naman ni Madam Imelda is opinion lang daw niya yun. Nasa sa kanya na rin yun. Yun po yung tingin niya. parang nakangiwi pa. Di halata kasi nakamas, sabi ni Madam Ruru Alonzo. Beautiful kasi face lock niya, Sir Ruru Alonzo. Sabi ni Sir
Sir Joselito, sabihin mo, Ma'am Daisy, para mabunutan tayo ng isang tini. Hindi naman ako yung nag-aalaga, sir. Ay, nako, baka gumayang isa. Huwag na lang, Sir Joselito. Kapag nabunutan ka ng tinik, paano kung pati ang minamahal mo, mapasabay na din. Sabi ni Sir, wonderful. Kaping matakot mainitan kasi baka babalik sa dating kulay. O para makita ng mga classmate at mga nagsundo na yan na, ah, mayaman pala ang bata na yan. Ha, ha, ha. Yung may mga papilapilantik pa ang kanyang mga daliri, eh di parang feeling nga na talaga. Tapos yun nga, ang signature talaga niya is mas boy, ah, di ba? Laging nakamas. Sabi ni Ruru Alonzo, baka gusto nila kung ako meron, kung ano meron, si kuya ganun din anak nila. Ay, hindi naman po pwede yan, Ruru Alonzo. Kung anong meron ni kuya, bigay ng sponsor niyang super duper na nagmamahal sa kanya. Kaya nga sinabi nila na para sa minamahal nila ang kuya Dave. Hindi naman nila sinabi, para sa minamahal naming anak mo. Bakit hindi niya sabihan niya? Eh, admin naman yung anak niya sa page nila. Tapos nandun din naman yung nanay nila. Nagko-comment din, nakikipag-usap din, nakikisali din sa bus nila doon. Bakit hindi niya sabihan yung mga nandun din sa page na yun na, uy, mag-ipon naman kayo, mag-ano naman, mag-ambag-ambag naman kayo para sa anak ko. O, diba? Bakit nila iaasa doon sa may-ari ng channel na kung ano yung meron kay kuya, gusto nila ibili din niya ng ganun. Ay, wag naman. Bawas-bawasan naman ang sobrang kapal, di ba? Maglibag ka naman kahit papano para hindi kumapal ang mga libag. Tanggalin. Sabi ni Madam Imelda, pero sila ng nanay niya, pailalim at tumingin. Mega shout out, Madam Zina Luisa Mediana. Magandang gabi po, magandang araw po sa iyo, patnubayan gabayan kanawa ng ating Diyos. Sabi niya, pero kung tutuusin, walang karapatan si Tekram kay Jacob. Kung talagang igigiit ng mother niya, nakunin siya. Ayoko na magsalita, pero kung sabi ko nga, kung gusto rin talaga, kung talagang desidido talaga siya, kung talagang yun ang gusto niya, magagawa niya bilang ina. Sabi ni Ruru Alonzo, naku, yan talaga kasi grabe mga nagmamahal kay kuya. Kaya nga, di ba? Grabe yung pagmamahal sa ating kuya Dave. Di ba? Pinagkaloob lahat, ibinigay lahat. Hindi naman niya hiningi. Kusang ibinigay dahil sa pagmamahal, di ba? Sabi nga nila, iparanas namin sa iyo ang hindi mo naranasan na. Sabi ni Madam Imelda Aquino Noriega, mag-inang mas rider. Sabi ni Sir Wonderful Camping, di mawawasak ang heart. Heart niya kapag sumabay ang iba. Ha ha ha. Wasak na wasak nga daw ang heart niya. Kaya nga pumunta to the rescue ko no. At iuuwi na lang daw niya. Sinong tinakot niya? Ako? Buti na lang nga, hindi ako nag-alaga. Sabi ni Ruru Alonzo, tama Ma'am Daisy, solid mga sponsor ni Kuya, malapit na birthday ni Kuya. Inggit at pikit. Bahala sila. Basta yung mga taong nagmamahal talaga, kahit anong gawin mo, sabi nga nila, harangan mo man ang kanyon or si Bat, hindi mo mapipigilan. Sabi ni Madam Imelda Noriega, hanggang satsat lang kasi sila, walang effort gumawa ng paraan para makapagbigay sa mahal nilang bata. Sabi ulit ni Ruru, hehehe, master. Kung ako, ibalik na lang siguro yan, ang OA ng pamilya niya. Ang kaso nga, ayaw din naman ni Sir Tekram. Sabi ni Madam Mercedes, no ipilit na allowances, di awan, no kwa, ayudan. Tumbok na tumbok. Tumbok na sahod pa, Madam Mercedes. Diyan ka tumama.
tama siya. Kung ipilit niyang kunin yung anak niya, makukuha naman talaga niya. Ang kaso, wala na siyang ayuda. Ganun po yun. Sabi ni Sir Wonderful, Kamping Ma'am Zita, kapag iginigiit ng magulang na kunin, tama ka. Walang hawak na papel o katibayan na ampunin or certificate to be a foster parent. Naku, ibang bagay. Ibang bayan, iba ka din ah, sabi niya. Sabi ni Madam Ruru Alonso, my God, magising ka na, Lola Mas. Sabi ni Madam Elvi Pellegrino, si anak ayaw na sasama, masarap ang buhay niya ngayon. Kaya nga, di ba? Ayaw din naman ng anak sumama sa kanya. Tsaka yung salita kasi na malaki na siya, may isip na siya, yun ang sabi kasi. Pero bilang isang ina, yung sinabi nga ni Madam Zita is, ayun, yung ganun. Ma'am Daisy, love your smile. Ay, ganun. Salamat na lang po. Ang tawag dito, kung yung mga ginagawa natin is, how you call this? Pinaninindigan natin, eh di sana, may na pala. Ang problema kasi, kapag nagsalita ka, tapos in the end pala, makakita ka ng nakita mo, eh di nagbabago ang isip mo. Alam nyo na kung ano kita niya, na nakita din natin. off-cam man yon, or hindi man pinakita, or hindi man sinabi, alam na this. Pag nakaubo, ay sabi ni Ruru Alonso, kapag nakaupo, nga, nakabuka ka. Sabi ni Madam Imelda Aquino, Noriega, baka nga din, baka lang din sa naisip nila na magbalik sa kanila anak nila, eh yun, pera ni El, makukuha din nila. Sigurado yon, yan ang tama, Madam Imelda Aquino. Na kapag pinilit niya talaga yung anak niya, nasasama sa kanya, wala talagang magagawa din. Lalo na kung idadaan na talaga nila sa batas. Yun yung sinasabi ni Madam Zita. Na kapag idadaan mo talaga sa batas, makukuha mo yung anak mo. Ang tanong, maglalabas ka ng pera. Hindi rin. Pwedeng hindi. Siyempre, yun yung iba. May nagsabi dito nung isang araw sa live. Ang sabi niya is, baka daw mismong pamilya niya nainggit sa kanya dahil feeling rich na nga siya, tapos sila naghihirap pa din. Diba? Yung kutis niya maganda-ganda, samantalang sila naman ay sunog talaga sa araw dahil nga sa sobrang trabaho, sa sobrang hirap ng buhay. So, bago ka sana sumugod, magdesisyon, magsalita ng mga bagay-bagay, dapat alam mong panintigan at alam mo yung konsekwensya ng mga sasabihin mo. Kasi kung hindi, nagmumukha lang ka lang, ewan. May na-held po ang message, hindi po natin siya maipapakita. Ayaw po ni moderator sa YouTube na ipakita po kasi may word down na against sa community guidelines. Bibigyan po kasi kami ng ang tawag dito ng message kapag may na-held ang message, pinipindot namin is nagsasabi po yung moderator natin sa YouTube. May hiningi po kasi akong moderator sa YouTube para yung mga words na against sa community guidelines para din syempre maano kami na ito ay hindi maganda. Yun yung kaya ko hiniling po yung moderator mismo sa YouTube. Siyak nagibaga, data sis. Ay, si ka ba? Siyak malagip no sino, pero yung sinabi niya kasi, natanim din sa isip ko na ganun nga daw, baka daw talaga ang tawag dito, nainggit lang sila dun sa mismong anak or kapatid nila kasi buhay prinsipe, samantalang sila is kumakayod pa din, di ba? Siyempre nga naman, kung kukunin nila yung anak nila, yung naipon na pera ng bata na imbes na pag-aaral niya, eh mawawala. Kung naalala nyo dati nung naprank sila, sinabi ni Sir Tekram na ibabalik na nila yung bata kasi matigas daw ang ulo, ganito, ganyan. Ang sabi ng nanay niya, ipapaampun din lang daw nila dun sa kamag-anakan nila.
Tapos hindi daw makakapag-aral kapag ibinalik nila. Di ba? Sila na mismo nagsabi, tapos ngayon out of the blue, kukunin mo yung anak mo. Sabi ni Ruro Alonso, grabe nga, may nambas kay Kuya Dave, pero no comment lang si Kuya. Sana Ma'am Daisy, di kayo magbabago ng team mo, sabi niya. Hindi naman po siguro. Sabi ni Sir Wonderful Campi, Ma'am, out muna ako, God bless you more. Over-announced, bye-bye, see you tomorrow. Sige po. Sir Wonderful Camping, ako ipa-out na din po. Pag-ingatan at gabayan kanawa, sampo ng iyong pamilya at ang katropa mo ng ating buong may kapali. Pag-adyan niya po kayo sa anumang kapamakan. Bye po, sir. Sabi ni Madam Mitsuri Kanduri, ano ba yan? Mag-i-good ka. Mag-i-good ka para maalis. Kidikid. Ingat, Ma'am Daisy, sabi niya. Sabi ni Madam Elena Pulido, Ma'am Daisy, nasulsulan nga kaya hindi nakapag-isip ang Mother Earth niya. Good night, sis. Bye, sabi ni Madam Eulalia Garcia. Yes. Halatang halata kasi kung talagang galing sa puso mo talaga, you have to insist kasi you are the mother na wasak na wasak ang puso dahil sa mga pangyayari. But then again, you went there tapos kulang ang dalamong bala. So, yun nga. Tinamaan ka tuloy ng mga kalaban. So, thank you so much po sa inyong lahat sa pakikipag-interact ngayong hapon. Ako ipa-out na dahil ako ipapasok pa. May gagawin pa po ako sa loob bago po ako magtatapos ng aking araw. God bless you more. Thank you so much. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.